Okay, so magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Ano? Nagbabalik po itong mga poging mga vloggers at saka magandang vloggers, si Aling Marie, andyan. Eh. Ayun! Episode 5. Episode 5 para sa ating... The only thorn among the roses. Oo, oh, okay. So, bati-bati. Dito na, sa linya na, dito sa ating lineup ngayon, of course, si Kulex, ano? Soliman. Kulex. Magandang araw po mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan kasama ng mga PMPJR vloggers. Yes, okay. Sa aking kanan, si Atty. Enzo Recto. Ayan, magandang gabi sa mga viewers natin sa Pilipinas. Sa mga viewers sa ibang panig ng mundo, umaga man sa inyo dyan, tanghali, hapon, magandang araw. Alright, Atty. Enzo Recto. At isang abogado rin, Atty. Toto Causing. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At itong mga lahat natin taga-subaybay, ito yung ating pundasyon sa pangalan ng katotohanan. At sa kanila tayo magsisimula para tayo para umakyat na parang isang building blocks. At naniniwala ako sa pagpatuloy natin, maraming ibang nagbubulag-bulagan na bubuksan ang mata, nagbingi-bingian na makakarinig. Yan ang aking pong pangarap na kahit sa isang taon lamang, marami na tayong makukumbinsi. Magandang gabi po ulit sa lahat. Okay. Punta naman ako sa ating ina rito, ha? Si Aling Marie. Aling Marie, nakamit kay Aling Marie. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po kami, nasa matinding talakayan na naman tayo. Sana ang mga mamamayang Pilipino ay magkaisa na bilang mga simpleng mamamayan laban sa mga katiwalian. Thank you so much mga kapatid. Kami po yung okay. Narito para ibigay. Maraming salamat, Aling Marie. You know? Abangan natin yung mga eksplosibo ni Aling Marie. Ano? Okay. At Shark Adventure. Shark! Aso. Ay, nakamute si Zor. Wise up, adventurers. Wise up. So, this is episode 5. So, sana mag-enjoy kayo at medyo matindi yung babanatan natin today. So, sobrang ako excited ako na marinig yung bawat punto ng bawat isa. Yes. Wise up. Sart Adventures. Okay. First time natin makakasama. Ah, galing sa nasa US, hindi galing sa US, nasa US ngayon, ha. Si Ago Pedalizo. Sir Ago. Oh, salamat Roy. Magandang madaling araw po, mga kaibigan. Ha? Ano oras po diyan? Ha? Sa po diyan. Ano, almost 4:30, 4:24 ng umaga. Kaya magandang madaling araw po. Alam niyo po nung nasa Pilipinas, nagdi-deliver ako ng tinapay. Eh. Gintong oras ako nagdi-deliver, di parang bumalik rin po ako sa kabataan, di ba? Natutuwa po ako kasi kapag ang mga kasama mo magigiting, makatotohanan at makabayan, ano po yun eh, nakakapekto. Kaya maganda po lahat na magigiting, makabayan, kahit sa parte ng mundo, basta Pilipino. Dapat tagmamahal, dapat magsama-sama. So masaya po ako at nakakasama kayo at sana po samahan nyo kaming lahat sa siguro more than an hour of discussion. Ito po yung simula ng ating pagkilos at paglaya bilang isang bayan. Okay, yan si Ago, ha? Pedalizo, ano? Kasama rin yan sa ano sa ating club, ano? Toto Causing, ha? Oo, ito yung mga kasama. Club na ganyan, ano? Ganon talaga matatalino eh. Naubos yung buhok sa pag-aaral. Parang ano yata, gumarami ang kalbo dito sa grupo natin ah. Oo. Mga sexy men. Halusot eh, no? Gorgeous eh, men. Gorgeous. Anyway, may mga tatalakayin tayo ngayon. Yung mga you know, mainit na you know, pinag-uusapan sa social media at saka mga hakbang, ha? Ng gobyerno na nakakagulat ano katulad nitong Maharlika yan at itong you know of course mga updates sa mga balita ngayon sa politika of course yung mga pasabog ni Glenn Chong i-discuss natin yan ngayong gabi
Huwag po kayong aalis, ano, mga kaibigan. Okay, so umpisahan na natin ang ating who will fire the first salvo. Okay, so itong Maharlika, ano, matapos maipasa, ano kaya ang susunod? Ano kaya ang magiging kalalabasan nito? So, pakinggan natin ang mga opinion ng bawat isa rito. Unahin natin si Aling Marie. Ano, siya ay ladies first. Aling Marie, ano sa tingin mo? So, pakiulit nga yung ano, question. Okay, ito, matapos maipasa yung Maharlika, no? Pirma na lang ni Marcos ito, eh. Pirma ni Marcos Jr. na lang inihintay nito at ma-implement ito, no? Matapos maipasa ito, ano ang ini-expect niyo ho na susunod ng mga kaganapan dito sa mga halika? Ini-expect ko na dyan yung ano, yung wala na akong ibang inaasahan kundi ang paghihirap ng taong bayan, no? At hindi rin ako naniniwala na hindi mapapakialaman yung mga pension ng mga pensioner. Kasi wala naman tayong pondo para dyan eh. Wala namang ekstrang pondo para dyan. Pero isinabak pa rin nila yan, ano? Sa tindi ng pangangailangan siguro, talagang sa atin ng kamay at ng utak. Talagang isinulong na ang inaayawan ng taong bayan. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng tao, sapagkat ang iniisip nila, pakiramdam ko paghihiganti yan eh. Pakiramdam ko gusto nila ang taong bayan maghirap sa pamamagitan ng kanilang, kaya umupo yan si Marcos. Alam nyo, wala talaga akong katiwa-tiwala dyan eh. Pareho sila ng vice president niya. Talagang, paligsahan sila sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Gamit niya, Maharlika Fund, ngayon, na ginawa pang legal. Wow! Ginawan legal ang panlalamang, ang pagkukulimbat. At yung isa naman, gamit DepEd. No? Napakasakit isipin. Itong mga taong ito, walang inisip kundi ang magpalaki ng tiyan sa pamamagitan ng pagsushoot ng pera sa kanilang katawan. Grabe na to, nakakagalit na. Kasi bakit nga, kung ano yung ayaw-ayaw ng Pilipino, ng mga mamamayan, eh yun ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, talagang nanggagalit, talagang nananadya. Hindi nag-iisip yan. At yung pagbabait-baita nila, hindi ka panipaniwala. Kaya nakakagigil. Alam nyo, nanggigigil ako bilang nanay eh. Kasi may mga apo ako. May mga anak ako na dapat kong ipaglaban ang magiging kinabukasan. Kaya ako nagagalit sa Maharlikang to. Dahil itong Maharlikang to, ito ang Maharlikang pagnanakaw. Yun, mga kapatid. Salamat. Yun, no? Yan, si Aling Marie, ha? Ayan, yan. Ano yan, ha? Hindi may itang ulo ni Aling Marie yan, ha? Anyway, Aling Marie, oh, yung papa, medyo tinamaan ako doon sinabi yung papalaki ng tiyan kasi malaki yung tiyan ako. At least hindi ulo. Anyway, so yan si Aling Marie, ha? Umpisa pa lang ho yan, huwag kayo nga alis, ano? Okay, susundan natin. O, si Ago, mauna si Ago para. O, sige po. Sabi ko sa inyo, natutuwa ako eh. Pag kasama mo, mga magigiting. Yan. Di ba sabi ni, ano yan? Sabi ni, ano yan, ni si Binigno Aquino, no? Yung tatay, no? Courage is very infectious. Ha, di ba? Kumbaga, nung panahong ayaw niya umuwi ng Pilipinas, wala nagkukusa, umuwi, umuwi siya, kahit na may bantana. Ganun po ang katapangan. Kaya Aling Marie, mabuhay po kayo, no? Maganda yung punto ni Aling Marie kanina. Ito po yung Maharlika, ito yung isa sa mga classic instances na pareho si Marcos at si Duterte. Ha? Kasi yung iba, may nagkakaroon ng mga, nagkakaroon sila ng pananaw na iba, ito, iba tong si Marcos, na ito yung the kinder version of Marcos. Ha? Ito po ang problema eh. Si Duterte nung dumating sa position, ang daming pera na iniwan si Pinoy, di ba? Ang utang lang naman natin no, mga 6 trillion eh. Maraming surplus. So, ang ganda ng dating niya. Ayun, ang dami niya ninakaw. Ang problema ni Marcos, ang problema ni Marcos, ang dinat na no, masama ekonomiya, di ba?
Maraming ninakaw si Duterte. So ang tanong, saan ka pa magnanakaw? Malaking problema yun. Oh. Ito na ang paraan. Oh, di ba? Maharlika, legal na illegal, 500 billion, tapos yung korporasyon, mas malaki pa, mas malakas pa sa Kongreso. Sito mo naman yun? May 500 billion ka, hindi ka dadal sa so much scrutiny, tapos yung taong mag-decide lang, ilan yan? Mga 9 lang yan. Sila-sila rin yan. So ganito po, parang yung Maharlika, isang bansa yan. Oh, nakikita nyo na yung kinapuntahan natin ngayon. Kasi yung mga BBM at yung mga DDS, meron pa kayong pantasya, nauunlad tayo. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo mayaman, kumikita kay Marcos at kay Duterte, maiintindihan ko kayo. Pero kung kayo, tulad rin naman namin, mga OFW na kumakayo day by day para may magpadala sa Pilipinas, eh mag-isip kayo. Pare-pareho tayo naghihirap. Tapos ikalawang punto rito, tinatanong nyo, ano na yung mangyayari po? Ano? Pwede pang mabalik ang ano? Pwede pang maibalik ang provision na kukuha ng pera sa GSIS at Social Security. Pwede pa rin ho yan. Kasi magsasama pa yung BICAM eh. Magde-decide pa sila. Kung yung NTFL CAC nga, nawala yung budget eh. Tapos nung nag-meet yung BICAM, ibinalik. Oh, di ba? Ah, so may labanan pa dyan. So dapat mapagbadyag pa tayo. At ikatlo, meron pa rin move na questionin yung legality ng Maharlika sa Supreme Court. Kasi nga, sinasabi natin, minadali yan eh. Ha? It was premised on the point na may emergency. May bagyo ba? May lindol ba? May kudita ba? Ha? May nangyayari ba talaga emergency o minano-mano nyo lang? Question po yan eh. Hindi ka naman basta magse-certify as emergency dahil gusto lang ng presidente. The thing is, wala pong national emergency. Ha? Tapos, nag-violate kayo ng constitutional provision. Minadali nyo, ang Norway po ilang taon? Ilang taon nag-decide bago makapag-come up ng sovereign bill, ng sovereign wealth? 12 years! 12 years po! Nag-isip sila, nag-debate, maraming research. Tayo ilan? Araw? Weeks? Minadali? Ito po ang resulta. Kaya mga kaibigan, sa tanong na ano mangyayari po, patuloy pa rin po ang ating protesta. Huwag po tayong titigil. Maraming discussion mangyayari. Dahil ito ay malaking dilubyo sa Pilipinas, sa mga Pilipino, at we will expect na marami pa mga taong lalabas sa Pilipinas tulad po namin na naghirap at lumabas. Pero patuloy po nagmamahal sa bayan. I'll start with that, Roy. All right. Si Ago. Ayan, si Ago. Ano? So, sabi nga, ano? So, siyempre, ano? Patuloy pa rin tayong tututol. Although, naipasa na yan sa Kongreso, pero hindi tayo titigil. Yung mga. Anyway, pakinggan naman natin si Kulix dito, no? Sa kanyang pananaw, hindi dito sa Maharlika. Kulix, pasok. Andang gabi. Sasama na naman ang gabi natin ito. Eh, alam niyo po, sangayon ako doon si sinabi ng kasamang ni Aling Mali, ng ating kapatid na si Ago. Di ba? Ngayon, kasi Maharlika scam, tinatawag nga nating scam, obvious naman na scam. Napaka-technical kasi nito eh. Investment, dadalhin daw yung pera sa ganito. Ang pangako kasi sa atin, para maintindihan ng mga kababayan, itong pera na to ay tutubo, kikita. Tapos itong pera na ito ay hindi mauuwi sa korupsyon. So dalawa yung premise nila eh. Kikita yung pera, hindi mauuwi sa kurakot. Which is, sinasabi din naman nila, hindi sigurado nakikita. Pangalawa, ang sigurado talaga tayo, meron dyan, mauwi sa korupsyon. Yun ang sigurado sa Pilipinas eh. Yun ang sigurado sa Pilipinas. So, ano man ang technicalities niyan, i-invest man yan sa bond, sa share, sa paggawa ng ganyan, kung saan pa i-invest yan, ang alam natin, may mamamantikaan dyan. At yun nga, nakakalungkot, na nakakagalit, minadali nila eh. Pinagpuyatan nila hanggang alas 2 ng madaling araw para maipasa itong Maharlika scam at ireregalo kay The Junior, kay Marcos Junior. Diba yung mga scammer, ano ang palatandaan ng mga scammer? Mabulaklak na pananalita, matatamis na mga pangako, tapos nagmamadali. Tatlo yan. Mabulaklak na pananalita, matamis na pangako at nagmamadali. Bakit nagmamadali? Kasi pag tumagal, mabubuking ng mabubuking,
maano, papalya yung scam, kumbaga mabubulilyaso yung scam. So minadali. At habang nagmamadali, ginagamit yung mga mabubulaklak na pangako. Kikita sa ganito, kikita sa ganyan, hindi mauwi sa korupsyon. Hindi, marami daw mga ano to, features na hindi ito mananakaw. So guys, alam niyo naman, pag ang nagsasalita diyan sila Bilyar. Yang sila Bilyar, sila Subiri. Ang mga pumirma, sila Robin Padilla, sila Bato, sila Bongo, ay Jesus Mariose. Alam niyo po, ang sinasabi na lang natin, kailangan ba natin ng investment? Yes. Pero anong investment? Maharlika ni Marcos? Hindi. Investment sa magsasaka. Tanungin ba, natanong ba yung magsasaka? Ano kailangan ng magsasaka? Investment sa mga isda. Wala kang bangka yung mga isda. Investment sa mga OFWs para umuwi na. Investment sa edukasyon, investment sa mga manggagawa, sa mga vendor, sa mga maliliit na Pilipino na nagtitinda, yung mga magtataho, yung mga nagtitinda ng puto, nagtitinda ng gulay, yung mga vendor, natanong ba tayo? Yung mga driver, tinanong ba tayo? Oy, saan kayo ba kayo? Wala eh, wala, hindi naman tayo tinanong eh. Sila-sila nag-usap, nagpuyat sila ng madaling araw, kulang na lang magkape, tinapay, magtongits eh. Parang naglalamay sa patay, ipinasa itong Maharlika scam. Minamadali, nangangako, maraming mga pangako. Pagdating ng oras, pag nalugi yan, pag hindi kumita yan, ano, paano natin sila habulin? Wala, hindi natin sila mahabol. Ang maiwan na katunganga dito, tayong mga Pilipino na wala lang ha tayong halos mapakinabang sa gobyerno, kung ano pa yung meron tayo, kinukuha pa nila. So, ganyan po ang scam. Pag nakuha na nila ang kwarta, tayo nga. Yan ang masakit na kwento ng Marcos Maharlika scam. Yun lamang po mga kabayan. All right, si Kulex. Ano? Anyway, yan ang punto ni Kulex. Itong Maharlika ay scam. Yun, ha? Siyempre naman, di ba? Lahat eh, puro magaganda. Mabulaklak yung sinasabi. Walang pangit, siyempre. Ganyan pagka nag-i-scam, eh, siyempre kailangan eh, laging na perfecto, you know, para maka-scam ka nga. Tama si Kulix yan. Anyway, bilisan. Puntahan naman natin itong ating mga abogado rito. No? Ito, si Attorney Toto Causing. You know? Attorney Toto Causing, ano masasabi mo rito sa Maharlika bilang abogado, sir? Una, mas describe ko ito na the biggest pork barrel ever made. Bakit ko nasabi biggest pork barrel ever made? I-define muna natin ano ang ibig sabihin ng pork barrel as it is used to be. So, ang ibig sabihin ng pork barrel sa ating kasaysayan, kahit sa panahon pa ni Quezon, ganito po yun. Nag-isip po kasi ang mga congressmen at saka mga senador kung paano sila kikita samantalang ang kanilang presidente at mga sekretary ng presidente at sa mga director ng presidente at ang lahat ng iba pang opisyal sa tinatawag nating ehekutibo na departamento ng ating pamahalaan. Tatlong klase po kasi ang pinakamalaking departamento ng ating pamahalaan na katulad din ng ibang mga bansa. Katulad din sa United States of America, katulad din sa United Kingdom, at katulad din sa ibang bansa, kahit sa Russia, pareha din yan. So, tatlo yan. Number one, ang pinakamataas, yan ang tawag kung sa corporation pa, yan ang mga board of directors, yan yung kongreso na binubuo ng senador at binubuo ng mga congressman kung tawagin. Pero ang correct term is members of the House of Representatives. Yan ang unang pinakamalaking ating sa pamahalaan natin na departamento. Ang pangalawa ay ang tagasunod sa kanila kung anong utos nila ay ang ehekutibo or executive department at saka yung hepe ng ehekutibo ay tinatawag na chief executive o president o presidente kung sa Tagalog pa. Tapos ang pangatlo, yan yung sa totoo pinaka-weakest na departamento. Yung ano yan, baga passive lang yan, reactive lang lagi yan kung may kaso o wala. Yan ang tinatag na judikatura or judicial department. Na itong tatlo, yung legislatura, yung tagagawa ng batas, ay gumagawa ng batas, lahat ng klase kagaya, kasama na yung
pagsagawa ng Maharlika Investment Fund. Ngayon, para maipapatupad yung Maharlika Investment Fund, pag makita mo yung kanilang bill, ay gumagawa sila ng isang sasakyan kung saan sasakay ang Maharlika Investment Fund, yung tinataglan na vehicle. So, ang tinataglan na vehicle ay tinawag nila na Maharlika Investment Corporation. So, in short, hindi ka na kagaya sa privado na corporation, pipil up ka, gagawa ka ng articles of incorporation, gagawa ka ng kapirma kayo ng mga bylaws at i-apply mo sa SEC. Hindi, iba to. Ang talagang gumagawa na magpipil up ay yung Kongreso, Senado, at saka yung House of Representatives. Gumawa sila ng corporation na ang tawag ay Maharlika Investment Corporation at ginawa nila na may capital, declared capital na 500 billion pesos. So, tapos may initial capital sila. Kung sa private corporation may tinatagkat tayo na subscribed capital at saka paid up capital. Ito naman ang ginawa nila na nilagay nila 50 billion pesos from DBP, Land Bank of the Philippines, 25 million from Development Bank of the Philippines, at saka tinawag na lang nila from the national government. Pero yung national government, buuin mo ng number one ng Bangko Sentral ng Pilipinas, isasama nila dyan siyempre yung mga GFIs. Pag sinabi mo GFIs, yun yung government financial institutions. Na nasasama din dyan yung, pag sinabi mo GFIs, yung lending institutions natin. Actually, wala ka ng ibang makikitang lending institutions. Kundi, SSS din, GSIS, Pag-ibig, napapautang housing loan, tapos PhilHealth, tapos may uwa pa, kasama din dyan. At kasama din, sinama naman ngayon yung GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporations, na kumikita kagaya nung Pagcor na pagkukunan. Sigurado ako, PCISO kasama din dyan, na usually PCISO ang pinanggagalingan ng mga maralita na humingi ng pagtulong sa pag-ospital. So, iyan po ang ginagawa nila. So, pagkatapos magawa nila, ang mangyari ay maglalagay sila ng siyam na directors. Tatlo ang independent directors kung tawagin, at mayroong sa ngayon, sa kasalukuyan, mayroong tinatag na pool of accredited independent directors. May qualifications po yan, hindi basta-basta dyan. Ang tatlo niyan ay mga technocrats yan. At kung walang buto ng tatlo, walang mga negosyong decision na maaring mapapatupad sa decision ng Maharlika Investment Corporation. But then the problem is, yung tatlong yan, si Bongbong din mag-appoint. Alam mo naman sa tinatag the power of whispers. Kaya nga, maraming na mamatay sa bulung-bulungan, di ba? Si Jose Rizal namatay din sa bulong. Ayun, ang mangyayari, ibubulong lang ni BBM yan sa tatlo at saka iba pa, susunod din sila lahat. At si BBM sa totoo lang ang mag-desisyon. Kung mabuti lang ko si BBM, may kung si Lisa Araneta pa, Marcos, mag-desisyon kung saan ipambili, pang-smuggle ng sibuyas. Pwedeng gagamitin ng pera dyan, ipambili ng mga PICUS machines kasi magkakaroon ng election sa 2025 at gagawin lang more high-tech yung election machines at mas malaki, bilyonis ang pinag-usapan. So, ang magsusupply ngayon, gagawa ng, halimbawa, Smartmatic pa rin, kulang pera sa Smartmatic. Dito sila kukuha ngayon ng funding, pahiramin nila, pautangin ng Smartmatic. So, that everything will be done to their liking. Kung ano okay, Atty. Kausing, bat-in lang ako, no, bat-in. Pag-wrap up na lang, tapos mamaya sa ano, sige. Na lang so, anyway, shortcut na natin. Pagkatapos niyan, ibig sabihin kung bakit pork barrel ay siya ang magdidesisyon kung saan gagastusin. Ang pork barrel na sinasabi, pag nagdesisyon ka, ibabalik sa iyo ang kickback, ibibigay balik kay Bongbong. Ganun ako, kaya kickback, kaya pork barrel dito. Mamaya ko na ipaliwanag ang ibang mga issues na aking dapat isususog dito. Kasama na yung papapunta sa Supreme Court. Kasi naasar ako nang narinig ko yung kababayan ni Kainso. Si Congressman Lagman, na wala raw chance ang Supreme Court para sa mga lumalaban sa Maharlika. Mali-mali naman sinasabi niya. Sige, yun lang. Iba naman. Babalik okay, na natin. Okay. Attorney Kausing, ano? So, mahaba yung kanyang paliwanag. Mahaba, pero malaman. Ano? So, mamaya pakinggan po natin si Attorney Toto Kausing, ano?
sa mga bagay na to, no. Okay, usapin naman natin dito si Attorney Enzo, ha? Sa kanyang pananaw dito sa Maharlika Fund na to. O Maharlika Investment Fund na to. Okay. Go ahead, sir. The floor is yours. Ang issue na lang na i-discuss ko yung sinasabing yung bang pension ng SSS at GSIS ay hindi nagagalawin. Ang totoo, mahaba ang pinagdaanan ng issue na yan, eh. Nung nagsisimula pa lang, nung pinakilala ang Maharlika Wealth Fund pa noon ang tawag, kasi sovereign wealth fund pa ang concept noon, nung mga bandang October ba yan? Inanunsyo yan na at nagpakilalang mga authors o sponsors ay sila Sandro Marcos at saka mismong si Romualdez. Sila mismo ang nagpakilalang mga authors. Doon sa unang pagpapakilala, ang malaking pagkukunan, mga 125 billion yata sana yon, eh, galing sa GSIS at mga 100 billion ang galing sa SSS. Doon nag-react agad ang tao. Matindi ang reaksyon ng tao doon. At kahit si retired senior associate Justice Carpio ay naglabas ng opinion na hindi pwede yan. Hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. Kahit gobyerno pa yan, hindi pwedeng pakialaman ang pera ng SSS at GSIS. So, dahil sa pagtutol ng tao, sa backlash, inatras nila. Inalis ng kamera doon sa pinasa nilang version noong December, yung SSS at GSIS. Ang natira lang, yung dividends ng Bangko Sentral, yung Land Bank, at saka yung DBP, saka Pagcor. Yun yung natira. Pagdating sa Senado, yung unang version ng Senado, ang mga government financing institutions, GFI, so kasama na dyan ang SSS at GSIS, ay pwedeng mag-invest basta't aprobado ng kanilang board of directors. So yan yung sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na para na rin itong sinabi na kasama pa rin ang SSS at GSIS sa mga at saka yung sa pag-ibig sa mga pondong gagamitin sa Maharlika. Kasi nakasabi doon, eh, ang mga government financing institutions, katulad nga ng SSS at GSIS, pwede silang mag-invest kung gusto ng kanilang board of directors. So, yun yung nakikitang doon, palusot. Sa bandang uli, mag-i-invest din ang SSS at GSIS. Hindi nga lang kasama doon sa sinasabing initial fund. Ibig sabihin, doon sa initial fund, yung capital, yung paninimulang pondo, hindi kasama. Pero later, pwede silang mag-invest. Ngayon, nung madaling araw, May 31 ba yon? Nung madaling araw na, nagdidebate na ang Senado, hiniling ni Senadora Risa Hontiveros, sabihin explicitly, ibig sabihin malinaw, talagang sabihin na prohibited ang SSS at GSIS, pag-ibig, sa pag-invest. Pinagbigyan yan. Ang nagtulak niyan, sila Tulpo, sila, sino pa bang nakita kong nagsalita doon? Si Bato. So sabi nila, okay, payagan na natin yan para lang mailusot. Kaya ang nangyari sa pinakahuling version, wala na yung sinabi na mismo, the government financial institutions may invest as long as their board of directors approve it. Except, yun ang nakalagay, except the following. Tapos sinabi na GSIS, SSS. So, yun yung pinagmamalaki ngayon ng Senado na sabi nila, inalis na nila yung SSS at GSIS. Totoo ba yun? Totoo naman. Wala, may nakalagay na talaga doon na prohibited ang SSS at GSIS. Kaya lang, sa press con nila, Engineer Tuto Kausing, sa kanila Colex, narinig ko yung paliwanag ni Teddy Casinyo. Ang sabi ni Teddy Casinyo, ang problem, at yun din yung paliwanag ni JC Punong Bayan. Nakita ko yung explanation ni JC Punong Bayan, isang ekonomista. Sabi niya, tricky. Kasi ang sinabi, pag-invest, ibig sabihin, pagbili ng shares. Pero, ang tandaan natin na ang Maharlika ay magbebenta ng mga bonds.
hindi lang naman shares ang ibebenta ng Maharlika. Pag nagbenta ng Maharlika ang ng shares, ibig sabihin investor ka kasi bumili ka ng shares. Yun ang bawal. Kasi yun ay investing yun. Pero kapag nagbenta ng bonds ang Maharlika, tapos bumili ng mga bonds ang GSIS at SSS, hindi na siya investing. Yun yung ano doon, yun yung lusot doon. So ang gagawin lang naman ng SSS at GSIS, bonds ang mga bibilihin. So magagamit pa rin yung pera ng SSS at GSIS. Yan yung isa diyan na ano. So doon sa ibang bagay, sigurado madidiscuss nyo na rin naman. Okay na ako sa ano, yung additional kong dagdag na ano, na paliwanag. Okay, so yan yung paliwanag ni ano, ni Attorney Enzo, ano. So later on, definitely. Oo, mag-invest rin yung mga yan, di ba? So siyempre, ano ba naman ang kanilang kapangyarihan, ha? Ikumpara mo sa kapangyarihan ng presidente. Yeah. Later on, may pressure na rin sila, pag-i-invest na rin sila. Pinaikot lang tayo, mga kaibigan. Yun po yun. Ano? Anyway, okay, punta na naman si Sark. Kung ano masasabi ni Sark dito, ha? Sa Maharlika Investment Fund na to. Okay, go ahead, Sark. Wise up, adventurers. Ako, ang punto ko dyan, ang nakikita ko, feeling ko kasi nalula si BBM. Napayag siya ng payag na, sige, alat natin dito yung pera, alat natin ganito. Binigyan si Sara ng 100 billion na ganito, ganyan. Pero, nagulat siya, wala naman pala siyang dudukutin. So ngayon, namumblema siya sa dami ng pinagbigyan niya, pati mga kapartido niya, bigyan ng malalaking halagang pondo, wala naman silang pagdudukutin. Tapos isa pa yan, nag-fail, alam natin na patunay ito na nag-fail yung mga pledges sa kanya kasi hanggang ngayon wala pa nagmamanifest. So wala talaga siyang pagkukuha ng pera pero ang dami niyang pinangakuan na bibigyan ng pera. At yung iba, nabigyan niya. So kaya pinipilit talaga nila. Kaya kahit madaling araw pinapilit ipatupad itong Maharlika Fund kahit nag-iingay na tayong lahat noon pa. Talagang priority niya itong ano to. At isa pa yun, question din yun na kahit madaling, masyado niyang ginagamit yung authority ng pagiging president niya. Yan nga, lumalabas na hinahabol na din. So para sa akin, masyado kasi niyang minadali nga na okay lang, payag ng payag. Ngayon, lumalabas na nalula siya, na wala pala siyang pagdudukutan. Kaya nga, itong pinaka-easiest way na makakadukot siya ng pera ng sambayanan. At ang punto, isa pang punto ko dito, sige, i-invest. Kung pagpalagay natin na tinanggal na yung GSIS o SSS, i-invest nga nila. Ang tanong, kung ito ba yung magpa-profit, kahit alam natin na beyond, ano, mababa ang profit rate na ito, kung ito yung magpa-profit, lahat ba makikinabang? I mean, halimbawa, yung tumatanggap ng pension, na kung 20,000 lang ang pension, ang sambayanan ba, bigla nila itataas, gagawin nila 30,000 kada tao. Kung ganon, okay lang. Kung hindi din naman at malulusaw yung pera, napakamali itong Maharlika Fund na to para sa akin. Yun lang muna, guys. Alright. So, napakamali. Yun ang sabi niya, no? Ni Sark, napakamali itong Maharlika Fund na to, no? Anyway, so, meron bang gusto mag-reaction sa mga sinabi ng bawat isa? Ago, yes, Sir Ago. Hindi, sige, gusto ko lang susugan yung sinabi ni attorney kanina, attorney Enzo, no, yung pag-issue ng bonds, yung pagkukuha ng shares. Kasi ito, mga technical terms to sa negosyo, di ba? Pero ang punto ko lang, maganda to. You buy bonds, tapos kumuha ka ng shares. Pero hindi ko alam ang pinanggagalingan ng ano eh, yung sinasabi nilang kagalingan ng mga economic managers, kung ano yung basihan nila. Kasi right now, even dito sa Amerika, kasi ngayon, I'm trying to, ano eh, kung nagsistretch ako, kung makakabili ng bahay, yung mga lenders dito, lahat ng mga tao dito sa Amerika natataranta. Nag-aalisan, katulad ng Meta, Facebook, Google. Tingnan mo yung Facebook yan for the last 3 months. Nagtanggalan yan, 10,000.
10,000, 7,000 tanggalan. Tapos yung mga tao rito hindi makabili ng bahay kasi nga mataas yung interest. Nasa kalagitnaan tayo ng recession. Tapos recently lang, nababalitaan nyo naman, nagkagulo sa Silicon Valley kasi yung isang banko, hindi na makapag-issue ng pera. Tapos yung nangyari sa Silicon Valley, nataranta yung Europe. Ang sinasabi ko lang, ang ekonomiya ng Amerika at ng Europa, malaki to. Napakamalaki. You would expect na stable. Pero natataranta nga. Natataranta kasi nga hindi na ma-meet yung demands. Tapos hindi ko malaman kung bakit saan nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga economic managers ni Marcos. Hindi ko alam kung paano nila kinocompute to. Tapos even dito, gusto nilang gawin yung social security. Sa Pilipinas, just imagine, yung nanay tatay mo, kumayod ng matagal, di ba? Hoping na every month, kinakaltasan sila, hoping na pag, if they turn 65, may makukuha sila. Yung pala sinasanla na. Yung mga teachers, yung mga farmers, nagbibigay ng pondo sa land bank, sa Development Bank of the Philippines, hoping na pag medyo na emergency, may makukuha sila. Pero wala eh. We should have learned, no? 2008, nagkaroon ng financial crisis. Sa Amerika, sinundan ng Asian crisis sa Pilipinas. Ito pa lang dapat matuto na tayo na pag mga risky investment, hindi dapat sinasanlayan. Dahil bakit? Pag nagka-leche-leche, ang nahihirapan tao. Yung mga bankers, walang nakukulong dyan. Yung mga senador, walang makukulong dyan. Ang maghihirap, mga simpleng tao. Yun lang. Okay, so yan ang pananaw ni Ago, ano? Singil dito, no? Yung reaction niya doon sa paliwanag ni Enzo kanina, no? Anyway, mayroon pa bang gustong mag-reaction sa atin? Taas lang kamay. So, lilipat na tayo sa bagong ano, sa ating next. Mayroon pa ba? Bago tayo lumipat sa atin. Muna. Okay, si Sir. Okay, gusto ko na tugtugan kung ano yung mga detalye ng aking mga protesta dito. Number one po, ang issue talaga rito, trust. Papagkatiwalaan ba natin sila? Number two, ang issue dito, yung tinatawag na sinasabi ka na ni Ago, risks. Pag pinag-usapan natin naman ang risk, itutunog ito ng lack of definition as to how distinguish the risks, the kind of businesses that they want to engage in and the non-risky businesses that they want to engage in. Dapat well-defined yan. Hindi po, kahit basahin nyo yung enumeration kung saan sila mag-invest, wala pong parameters. Walang tinatawag na terms of references. So yan ang aking number one justification kung bakit mayroong undue delegation of powers. Sa meron kasi kaming doktrina na pag-aralan mo sa law school na sinasabi the powers of the Congress cannot be just delegated without clear-cut definition to whoever is the delegate. Because if you will not define it, kung hindi mo define, aabusuhin lamang yan. Kagaya nito, pag binasa mong enumeration of businesses na engagement ng gagawin nila, ay meron sa local, meron sa international, at siyempre, virtually every kind of business pwede lang gawin. Pagkatapos, walang tinatag na security features. Kagaya ng nangyari siguro Ago sa noong panahon ng 2008 na nagkaroon depression, another Great Depression sa US. Resulta yan ng tinatawag na mga Fannie Mae, Ginnie Mae, na low security requirement sa mga housing na loans na binibigay ng gobyerno ng US para sa mga tao. So, baka gagawin din nila yan. So, hindi pa natin dito kinikwento yung katotohanan. Let's talk about the truth about what happened. This is talking from experience. I will cite an experience in Malaysia. Ang Malaysia may napakalaking sovereign investment fund. Kung tawagin lang ay 1MBD. 1MDB. So, One Malaysia Development Berhad. So, yung system nila is nag-float sila ng bonds na binenta sa publiko at ang pinagbibenta na Ago, ang karamihang biktima rito ay mga American citizens at saka mga Europeans.
Bakit? Ginamit nila ang Goldman Sachs para magbebenta ng bonds ng Malaysia. At maraming mga Amerikano, mga Europeans ang naniniwala at bumili ng bonds. Ang bonds po wala, para maintindihan ng lahat, isang simpleng parang cheque lang yan, pangako. O bibili si ako, o meron ako ditong bond, ito Mahalika Investment Fund bond. If you will buy this at in the amount of 1 million, you will get this after 5 years in the amount of 1.5 million. Ganun lang ho kasimple. Walang pinag-iba yan sa rediscounting ng cheque. Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, kapag ang nag-invest yung Malaysians, nakalikom sila ng $8 billion ako, yung One Malaysian Development Bank, Development Berhad. So, ano ngayon ang nangyari? Ginamit dito Kainso ang tinatawag na the principle of Janet Napoles. So, merong kaibigan ito si Prime Minister na si Razak na ang pangalan ay Joe Loh. Ang pangalan ni Joe, ay si Joe Loh naman, ang ginagawa niya, nagkunwari na merong si mga resorts, lahat ng klase mga investments, at inaprubahan ni Prime Minister Najib Razak ang investments na ipautang doon sa i-invest doon sa mga resorts ni Joe Loh. So ang nangyari, hindi naman totoo yun. Kagaya sa NGO ni Dahil sa Polis, hindi rin totoo. So ano nangyari? Nung binigay na ng pera ng 1MDB doon sa mga ginagawa ni Najib ni Joe Loh, ay ibinalik naman ni Joe Loh ang kickback kay Najib Razak, $1 billion binabalik sa kanya. So ang nakita pa rito, dito mo nakita ngayon ang conjugal corruption. Asawa ni Razak at saka si Razak, ang asawa niya bumili ng mga ginto, mga diamonds worth basta hundreds of millions of dollars. So na-discover na natalipandas ang mga Malaysians na himasmasan sila. Pagkatapos noon, 2018 at saka 2020, talagang nagalit ang mga Malayo, ng butante, talagang tinira nila palabas si Prime Minister Razak. Nung kasama, kaya nga si Razak at the end of 2020 ay nasentensyahan. Dami pa siyang kasong natira, hindi pa natapos. At very far-reaching ang nangyari. Kahit sa Amerika, sinintensyahan yung mga opisyal ng Goldman Sachs na nakikialam. Tapos yung Goldman Sachs mismo na corporation, nagsettle parang ibang opisyal ng Goldman Sachs sa US, hindi madadamay, nagbigay ng $5 billion sa Malaysia. So, naniwala ako na pwedeng gagawin ang another na police type kaya pork barrel nga eh. Si Bongbong ang magbubulong sa mga board kung saan. Tapos ang board naman mag-approve. Ngayon, ang point dyan ni Attorney Luke, kung ipautang nyo, maaaring hindi ako kukontra. Kasi bakit? Ago, kung ipapautang, ang utang na perang binigay ko na 500 billion, ay ibabalik mo sa akin 500 billion, may interest pa. Pero hindi mo masabi completely without risk yan. Bakit? May tinatawag mo kasi kami ni Kainso na kung magpa-file yung umutang ng bankruptcy, tapos! Hindi namin masisingil yan. Kung magpa-file ng insolvency, tapos! Saan pupunta? So, ibig sabihin, this opens up, sabi ko nga, the biggest highway robbery ang ginagawa dito ni Marcos. Ang mangyari dito, preparation nila to sa totoo lang ha. This is their preparation for the 2028 presidential election. Sila-sila rin niya sa kanila pupunta. They want that they must perpetuate in power kung hindi man sila yung kaalay nila. Ganun po mangyari. Kaya this is an emergency for us citizens, not to BBM. So yan ang una-una pong problema natin. So because of that, pe-questionin naman natin sa point of legality sa Supreme Court kasi wala tayong laban dyan kung ganun ang usapan natin. Siyempre, babalikan lang tayo. Wala ka bang hindi kawala sa amin? Hindi, pinuto kami ng 31 million. Pero kung 31 million, kung si Glencho pa magsabi, 31 million, question mark? Oh. Ibig sabihin si Glencho na nagsasabi niyan. So, ibig sabihin, sa akin, this is an issue of trust, basically trust. Kung ang anak mo, may tiwala ka, nagtatanong sa iyo, Papa,
Pahirap, bigyan mo ako ng pera, 1 million, magnenegosyo, magbubukas ako ng restaurant. Marami ka pang tanong sa anak mo. Kung ang anak mo mismo, hindi mo pagkatiwalaan. Eh bakit tayo pagkatiwalaan natin sila dyan na puro mga may record ng pagnanakaw? Aber nga, ni hindi ka niyo mababayaran ang estate tax eh. So, how much more you will do with this big money? This is more, triple more than the estate tax na hindi na babayaran. So, ano pang meron tayo dyan? I think so, this is a big emergency for the Filipinos. We have to stop this. Sa totoo lang. So, ngayon, sa dalawa ang linya na kikita ko na labanan nito. Ang front na legal front, yan ang una, undue delegation of powers. Ibig sabihin, undue kasi hindi nyo na-define kung anong klaseng investments ang pupuntahan. Tapos narinig ko rin si Senator Sherwin Gatchalian. Nagsabi, kailangan natin ang dami ng mga proyekto kahit panahon pa ni Noynoy na naka-line up na, hindi pa magagawa. Panahon ni Duterte, hindi nagawa-gawa. Yung mga interchange sa Davao, interchange sa Cebu, kung saan-saan, binabanggit. Ba't din mismo si Ivy Marcos may sagot yan? Bakit mo pa kailangan yan? Ang mga bangko naman natin, okay naman mapautang sa yan. Is this a matter of organization? So, ibig sabihin, hindi yan justification na ilalagay mo sa kamay ng ibang tao. Ngayon, ito pa, yung tinatawag natin na tumataas, ngayon mayroong tinatawag na salary standardization law para sa mga corporate officials ng ating gobyerno. Kung ang SSS nagsisweldo na malaki, kung si Benjukno bilang president ng BSP ay nagsisweldo ng 41 million sa isang taong, how much more na sweldo ibibigay mo? Nagdagdag ka na sweldo doon sa mga magpapatakbo ng Maharlika Investment Corporation? Isn't it that too expensive for us to swallow? So, ngayon, dagdag yan, ang aking constitutional ground na isa pa ay ganito. At I think so, Kainso, dito tayo mananalo. Bakit? Very clear eh. Very clear ang ating dito course of action. Number one, sa Section 16 ng Article 12 ng ating Konstitusyon, nagsasabi ang Kongreso na binubuo ng Senate at saka House of Representatives ay pwedeng bumuo ng public corporation provided two requirements are complied with. Ano ba yung dalawa? Number one, the purpose must be for the common good. Number two, there must be satisfaction of the test of economic viability. Ang problema sa ngayon kayo, so wala silang binigay na certification galing sa NIDA na viable ba ito economically. So how can you now say that it is economically viable kung mismo yung investments hindi mo na-define kung ano? So very clear, kung magpapakinggan mo yung exchange of debates between Mac Villar and Cuco Pimentel, sa lahat ng tanong, ang mga sagot nito ni Mac Villar, pinupulot sa hangin, picking up the answers from the air. Tapos mag-isip kung ano, yung isang tanong na very glaring na wala talaga siyang sagot. So how will you justify how many jobs that will be generated out of this? Nag-isip siya naman lang rin ba kung makapagsabi ng 350,000. O so nag-joke ako doon sa press conference doon. Ako nasabi ko saan niyo kukunin ang 350,000? Kasi gustong-gusto ni Villar itong MIC na ito aprobahan sa MIF. Bakit? Kasi kung nakalibot po kayo sa buong bansa, pag nakapunta kayo sa amin sa Mindanao, halos lahat po ng bayan at probinsya mayroong tinatawag na kamilya homes. Ang mga kamilya homes sa amin, ha, puro lang gate, pinaganda, tsaka kalsada, walang bahay, walang units. So ibig sabihin, uutang ngayon si Villar doon sa Maharlika Investment Funds at saka itatayo niya doon. So ngayon, tatayo sa 350,000 units na bahay. So sabihin mo, 35,000 units sa bahay na lang sa buong Pilipinas. So ngayon, saan niya kukunin? Tagsa 10 laborers, may mga foreman, bawat bahay. O diyan niya kukunin ang 350,000 na workers. Eh di ba, magkapangyari so ganun. Sila-sila na lang, kita mo kung paano yung maman si Villar, ha? Totoo yan. Binraso niya, untwisting, makakuha lang ng loan sa SSS. Review niyo history. Paano ganun yung maman si Villar? Okay. Sir, bat in lang ako, sir, ha? Okay. Nagre-re ako kasi si Sark, eh. Sark Adventure. Sark, go ahead. Sark, nakamute ka.
Okay guys, batin lang ako. Sa haba ni Attorney, nakalimutan ako. Magaganda yung pinuponto ni Attorney. Gusto ko susuga lahat eh. Again, dun sa, ang question ko dyan, yung return of investment. Kailan ba darating? Kasi di ba pag nag-invest tayo, usually hindi naman yan kukunin lang 1 to 2 year lang. So halimbawa, abutin ng 10 year. Ngayon, yung sa inutang na pondo, siyempre may interest yun. Kung 10% ang makukuha natin, after 10 years pa, a yearly, meron tayong interest. So, mababa yung chance na mag-gain ka, na mas may pera ka. Na kaya malulusaw at malulusaw yung pera. At isa pa dyan, agree ako doon sa sinabi na pag ito, dahil investment to, kahit negosyante ka, pag ikay sinabi mo na na-bankrupt ka, automatic, wala nang question yan. Parang ang ginawa nito ni Dennis Uy, pag-alis ni Duterte, nagsabi na kagad siya na bankrupt din kagad siya. Ito lang, last year lang, yung lahat ng pinondo nila ni Duterte nung panahon niya, hindi na natin pwedeng habulin kasi nga, sinasabi niya na nalugi na lahat, pati mga dito-dito niya. So yun po ang question dyan. Pag na-bankrupt, yung kailan yung return of investment at kumukano, sino makikinabang? At pag na-bankrupt, sino ang hahabulin natin? Kailangan malinaw sa atin lahat na andyan yung pera, oo, sige, gamitin nyo. Pero malinaw na kung sino yung habulin natin. Dapat ba may pananagutan ba si BBM dito o pati yung chairpersons? Dapat, pag na-bankrupt to, automatic, damay sila, habol sila, kulong sila, at hindi nila matatakbuhan to. Yun lang yung sa akin doon. Thank you. Gusto mo sagutin ko? Okay, nakakalungkot talaga, Zerks, no? Yan pang isang puntos kung bakit may undue delegation of powers. Wala pang pag-aral na ginagawa sa test of economic viability. Kaya wala silang madedetermine na projection kung magkano ang ROI. At saka dalawang klase po ang pinag-usapan dito, pero nakikita ko wala po doon ang investment nila na tinatag na loan. Kasi pag loan, hindi mo matawag na investment yan, pautang yun. Kung pautang, babalik ang pera. Kaya lang, definitely may risko pa rin sa pagpapautang. Kung hindi na makabayad ang umutang, saan natin habulin kung mag-declare ng bankruptcy? Ang sistema pa naman, ang teknika pa naman ng mga abogado dyan, Roy, at saka Ago. Ganito lang kasi, Bli, kung kami mag-advise sa aming client, uy, hiwa-hiwalayin mong korporasyon na palit-lit, ha? Para kung dito ka mababankrupt, ito lang ang matutumba. Hindi ka pwede sisigilin kasi may personalidad na sarili kada korporasyon. Kung ang anong utang ni Corporation A ay hindi pwede masisingil mula sa Corporation B. Ganun lang ako kasimple ang taktika dyan. So ibig sabihin, virtually, sinusubo tayo sa mga leon. Papakainin tayo doon para tayong mga dugo na sinusubo kay Dracula. Ganun ito mangyari. Wala kang terms of preference kaya babalik pa rin ako doon sa undue delegation of powers dito. So, additionally, gusto ko lang, babalik ako doon sa Section 16 na unconstitutionality, labag sa constitution itong batas na ito kasi wala naman silang certification na binigay na pinag-aralan na ito ng NEDA o National Economic Development Authority. Nakikita ba? Gaya na sinabi ni Ago na kailangan ang lawak na pag-aral bago aprubahan. So ito wala, walang certification. Certification na nga lang hinahanap. Ngayon, kiniklaim nila na economically viable. To claim is one thing. To prove is another thing. At saka sa sistema dito sa mga batas na ito, ang the only way na titingnan natin na patunay ay certification ng NEDA at saka yung supporting papers kung paano ginanap ang mga research. Paano mo sabihin ngayon na kikita o tatabo? Yan ang pinakamalakas, pinaka-strongest point namin pag pumunta kami sa Supreme Court. Itong binabanggit ko, hindi ata alam ito ni Congressman na kamag-kababae ni Kainso, si Lagman. Hindi niya binanggit yan. Napaka-very strong argument yan kasi very clear. Very clear, walas lang ebidensya pinakita na viable. Constitutional requirement yan, test of economic viability. Wait. Okay. Atong ikaw, Sing. O si Sir Ago. Quickly lang to kasi magsasalita pa yung iba eh. Guys, kaya nga sabi ni Attorney Kausing kanina, pati sinasabi ni Aling Maria, no? Yung dahil wala tayong tiwala, yun ang problema eh. Di ba? Wala tayong tiwala dahil masama yung karanasan natin. Ang tatay ko sundalo. O yan. Sundalo na lang. Ang tatay ko sundalo.
nagsikap ka, na-deploy ka sa Mindanao, yung pamilya mo, iniiwanan mo, babanatan mo yung kalaban mo kasi in defense of the country, hoping na pagtanda mo, may makukuha ka. Ano nangyari sa Apsley? Sige nga, wala sila nakukuha. Oh. Tapos si Imelda Marcos, pag nagsya-shopping yan sa New York, kayo mga taga New York na OFW, alam nyo naman yan, ang gaganda ng mga malls dyan, di ba? Sa mga jewelries dyan, saan siya kumukuha ng pera? Sige, PNB. Oh. O kaya, si Marcos naman, di ba ang tawag natin bagong ano yun, Central Bank of the Philippines, Tagalog na yun, di ba? Kasi nga, BSP na yun. Kasi dati Central Bank of the Philippines yan. Anong nangyari sa Central Bank of the Philippines? Nalugi. So ang punto ko lang rito mga kaibigan, ang sama-sama ng karanasan natin, Banko Sentral ng Pilipinas, yung coconut levy ni Danding Cuanco, yung PNB, tapos dyan rin ang pinagkukuha ng pera pag si Arroyo nagsya-shopping rito sa San Francisco, yan rin ang pinagkukuha ng pera. Ang sama-sama ng karanasan natin. So ang tanong ko rito, kung yung mga nagkatha ng ganyang batas ay masama yung karanasan, anong basihan ko bilang mamayan para magtiwala? Wala tayong pagbabasihan. Kaya tapos, nasa gitna pa rin tayo ng mga, yung mga manggagawa, nagsisik ng minimum wage. Minimum ang pinag-usapan natin, ha? Tapos yung gasolina tumataas. Tapos yung kartel ng asukal na andyan pa rin. So, ang problema rito mga kaibigan, problemado na ang Pilipinas sa ekonomiya, tapos sinasamahan mo pa ng dambuha ng pagnanakaw. So ako, I really support yung mga efforts nila Attorney Toto na talagang kasuhan yan. And in every effort, so huwag nating titigilan to. Dalang epekto nito for the last 10, 20 years, nakaipit tayo rito. Okay. Sirago. Ayan ang panahon ng Sirago. No? Kasuhan. Ha? Attorney Kausing, ako nang bahala dyan. Ha? Unconstitutional yan. Di ba? Anyway. May dudugtong okay. Na po last sa constitutional challenge. Ah, sige, yung sir. Punto nila ni Teddy Casino na walang, isinabi rin ni Ago kanina, na walang proof of emergency. Ang proof of ang emergency kagaya na may COVID, kaya nagkaroon ng bayanihan law, tapos kagaya na may nag-martial law sa Marawi kasi nagkaroon ng gera, ganun ang point of emergency rito yung proof. It can be seen. It is not the one that is just stated. Kagaya dito sa nag-certify si Bumbong, emergency, ang problema lang, bibigyan ng tinatawag na presumption of regularity. Ang ibig sabihin presumption of regularity, kumutrabaho ni Bumbong, pagbigyan na lang. Pero, alam niyo naman na kinwestiyon ni Coco Pimentel kay Villar, ano bang inyong emergency dito? Wala namang emergency. Ang sagot naman ni Villar, napakalabo. Ang sabi niya ay, yung mga pagtutulong ba sa mga mahirap, hindi ba emergency yan? Aba, ang problema sa mahirap, matagal pa, panahon pa ng Espanya, may mga mahirap na. May mga street children na, hindi, wala namang ginagawa. Oh, ibig sabihin, that is one strong point din natin on the point of constitutional violations na dadalhin natin sa Supreme Court na hindi din binanggit ni Ed Silagman. So, yan lang po muna. Alright, so yan. Ha? May ano pa ba? May magdadagdag pa ba tungkol sa issue o lilipat na tayo sa next topic? Okay, lipat tayo. Next topic na. Okay, next topic. So next topic na. No? So, yun na. Yun na. No? So, naiinip ng viewers. Okay, so next topic na po tayo. No? So, yung next topic natin, ito, no? Itong... updates, ha? Politika. So, may mga updates ba kayo? Yung mga updates natin, ano? Sa politics ngayon. At saka mga news, mga current event. Okay, na gusto nyo pag-usapan, pwede na pag-usapan ngayon. Attorney Enzo. Ang last time ang diniscuss natin yun na nga yung away ng nila Romualdez at sa kanila Gloria sa kamera yung kudeta tinanggal si Gloria, na discuss na natin yan last natalakay natin. Pero ang mga bago diyan na development, naglabas ng statement si Gloria, dinideny niya na involved si Lisa Araneta doon sa di umano'y kudeta. Ang tanong nga natin, bakit naman
kailangang maglabas ng ganong statement si Gloria para i-deny, ay para sabihin na hindi involved si Lisa. Wala namang nagsasabing involved si Lisa Araneta. Hindi natin wala naman tayong narinig na nagsasabi na si Lisa Araneta ang nasa likod. Ang alam lang natin sa mga balibalita na yan na si Gloria ang may pasimuno ng kudeta. Kaya siya, sabi nga ni Romualdez, nip in the bud. Pero yung statement ni Gloria nitong linggong ito, sabi niya, hindi involved si Lisa sa di umano'y kudeta sa kamera. Kumbaga, dinideny niya yan. So, hindi natin alam kanino ba galing ang mga balibalita na involved daw si Lisa. Ang isa pang nangyari dyan, yun nga, nag-resign si Rubin Hood Padilla sa PDP Laban. Nag-resign bilang EVP, External Vice President. So medyo ano to, may reaksyon na rin nga dyan si Duterte, si Digong. Tinanong siya, ano bang masasabi mo sa pag-resign ni Sara mismo sa PDP, ay sa Lakas, at saka ni Duterte, ay ni Rubin Hood Padilla sa PDP Laban. Sabi mismo ni Duterte, ni Digong, ay nasaktan daw si Sara sa ginawa kay Gloria ni Romualdez. Kumbaga, sinabi ni Digong na nagsimpatiya lang si Sara kay Gloria. Kasi, siyempre, malapit si Gloria at saka si Sara. Tapos biglang tinanggal ni Romualdez. Pero inamin mismo ni Duterte na ano to, malalim ang lahat ng ito. Kasi hindi aalis si Sara sa Lakas ng ganun-ganun na lang, yung magre-resign ka, biglaan. So ibig sabihin, malalim talaga ang ano nila. Ang isa dito na nangyayari, ang isang nangyayari dito, yung dalawang malalaking partido na bumubuo ay nagulo. Alin yan na partido? Yung Lakas CMD. Tandaan natin na ang Lakas CMD ay partido yan ni Ramos na pinamana kay Gloria. Tapos isa sa mga trusted ni Gloria na leader niya sa Lakas, si Martin Romualdez. Ngayon, ang nangyayari, si Sara Duterte nung eleksyon ng 2022 sumali sa Lakas. Doon siya tumakbong vice president. Kaya ang mga leaders ng Lakas, si Martin Romualdez, si Sara Duterte at si Gloria. Pero yung away sa kamera, sinipa ni Martin Romualdez si Gloria bilang senior deputy speaker. Samantalang magkapartido sila pareho. At nag-resign si Sara sa Lakas CMD. Pagkatapos nun, si Martin Romualdez patuloy na nagpapasumpa ng mga bagong members ng Lakas CMD. So ibig sabihin, yung partido ni Ramos na minana ni Gloria, mas ang may control na ngayon ay si Martin Romualdez. Hindi na si Gloria. Kaya ang isa pang nangyari, yung PDP Laban, partido yan ni Duterte. Inagaw nila yan kay Cuco Pimentel, pinanalo nila yan. Ang nagmaniobra niyan si Cusi. So, ngayon, nang matapos ang Duterte administration, ang naging president ng PDP Laban ay si Congressman Alvarez. Si Congressman Alvarez ng Palawan ay ano yan? Bilyonaryo yan. Bilyonaryo yan si Alvarez. Siya ang president ng PDP Laban. Pero ang ginawang chairperson ng PDP Laban, ang executive vice president, parang president si Alvarez, congressman, tapos si Rubin Hood Padilla, vice president, executive vice president. Ngayon, sa nangyari sa PDP Laban, nung nagkakagulo si Gloria at saka si Romualdez, mas kumampi ang PDP Laban kay Romualdez. Kaya ang nangyari sa kamera, yung PDP Laban naglabas ng statement in support kay Romualdez. So, sumama ang loob ni Rubin Hood Padilla. Bakit ang partido ni Duterte dapat Sara ang kinakampihan? Bakit si Romualdez ang kinampihan ng leadership ng PDP Laban? Kaya siya nag-resign. So, ibig sabihin, kung yung Lakas na dating hawak ni Gloria, ang may hawak na si Romualdez. Yung PDP Laban naman na hawak ni Duterte, hawak ng kumakampi na ngayon kay Romualdez. Sa katunayan, yung pumalit kay Gloria na senior deputy speaker, si Gonzales ba yan? Si Aurelio Gonzales. Dong Gonzales, PDP Laban yon.
PDP laban. Kaya, ang nangyayari dun sa dalawang malaking partido, ni Gloria yung lakas, ni Duterte yung PDP laban, hindi na nila hawak ngayon. Kaya matindi yung nangyayari ngayon sa politika. O yan yung ano, yan lang. Diyan tayo, anong masasabi natin sa ganyang mga developments? Okay, okay, okay. Sa Attorney Enzo, ano? So ano masasabi niyo diyan? Yung inopen ni Ka Enzo na issue na yan, ano? So ano yung mga reaction? Ah, magmula sa ating mga you know, vlogger ng katotohanan. Okay, Aling Marie. Okay, ulit nga to eh. Kung ano. May kausap ulit dyan. Sa dami na sinabi ni Enzo. Ang kami nga eh. Regardless, okay, okay. E, summary natin. O yung awayan at saka yung pagre-resign. Ah, dyan po sa lakas. At saka dyan sa PDP laban. Nag-resign din si ano, si Robin Padilla. Doon naman sa ano, nag-resign okay. Si... Okay. Okay, nag-resign si ano, si... Si Sara, 'di ba? So ibig sabihin may away na nangyayari talaga. Ano at merong mayroong mga makapangyarihan ha na nagtutunggali diyan sa okay. Kongreso. Okay. Sa parteng 'yan ano, ako nagtatawa lang sa kanila eh. Simpleng mamamayan ako pero pinagtatawanan ko sila sa totoo lang. Nakakatawa sila. Alam mo, buti pa yata ang mga nagsiupo sa mga pwesto nila, yung mga mamamayan na magsasaka, mangingisda, yung mga akarpintero, baka may dignidad pa na iaharap sa taong bayan at sa buong mundo, di ba? Eh, mga taong yan, naturing ang mga politiko, wala sa mga sariling huwisyo eh. Ha? Sa harap ng madla, sa harap ng buong mundo, ipinakikita ang kagarakala ng mga pagkatao nila. Bakit? Aba! Eh isipin mo naman, yung isang babae na nag-i-interest sa posisyon ng isa, eh nagtangkang mag-kudeta. Pagkatapos siya, asawa ng presidente, dinamay nila, di ba? Pagkatapos, itong si Sara Duterte, si Robin Padilla, kesa nag-resign na sa kanilang mga partido. Eh di mga usbaw, sila-sila rin ang gumagawa ng kanilang kasiraan, sila-sila rin ang gumagawa ng ikapipinta sa kanila, mawala sa huwisyo yan. Hindi dapat yan pinakikinggan at pinapansin. Tawanan na lang natin kasi alam na ng taong bayan kung anong klaseng mga tao sila eh. Iisa lang naman ang pinag-aagawan nila eh. Yung buto na wala ng laman, no? Yung buto na iniisip nila na kapag ang isa nakaagaw ng buto, eh gaganda pa ang sitwasyon ng bansa. No way. Wala ng pag-asa yung mga yan. Isipin mo, ha? Isipin mo. Nagsipag-resign sila sa kanilang partido. Bakit? Kasi magtatatag sila ng mga panibago nilang partido. Ganun yung ano eh. Ganun yung kanilang mga sistema eh. No? Kung ano man yung mga itatatag nilang partido, eh sila-sila na lang din yan. Hindi nakakagati ng tao yan. Alam na ng buong mundo at alam na ng mga tao ng buong Pilipinas kung anong klase silang mga tao. Interesado sila sa mga posisyon na wala naman silang na idudulot na serbisyo. Humawak ng posisyon, hindi alam kung paano hawakan. Pagmamagaling, pagmamatalino, pagmamayabang, panlalamang, pagnanakaw. Hayun, yun ang kanilang gustong mangyari dito sa buong Pilipinas. Kaya sila nagkakaganyan-ganyan. Sila-sila nagkakagatan. Mga walang kwentang politiko yan, sa totoo lang. Yan ba? Bibiliban pa ng mga taong matitino? Hindi na. Tatawanan na lang yan. Sino nakakahiya? Mga parti-partido pa nilang pinauuso? Ha? Akala naman nila, habulin sila ng ibang partido nila. Eh, yun ang pagkakamali ni Robin Padilla at saka ni Sara Duterte. Ipinakita nila na talagang meron silang ibang intensyon. Kaya sila nagsipag-resign sa partido na yan. At yun namang iba, maglalagay ng sariling partido, sila-sila rin maglalaban-laban. Eh maglaban-laban na sila. Basta tayong mga Pilipino, alam natin kung sinong susuportahan natin pagdating ng eleksyon. Malayo-layo pa! Diyos ko! Ang dami-dami pang makakaalam ng mga baho nila. Ang tagal-tagal pa nilang ilalantad ng pagkatao nila. Wala na! Tama na! Gusto na! Gawin na nila lahat ng gusto nilang gawin.
wala nang maniniwala sa kanila. Siguro meron. Yung mga usbaw na panatiko, yun, bibilib sa kanila yan. Papalakpak, hahalik sa talampakan hanggang patim ang mumukha nila, isubsob nila sa puwet ng mga yan. Ay nako, pag ako pa nga ang nagsalita, ay talagang dudurugin ko naman talaga. Dahil kasi, sawang-sawa na ako sa mga ganitong sistema ng mga nakaupo sa gobyerno na wala nang katapusang ginawa kundi ang pansariling interes ang hinahangad. Wala silang inisip para sa mamamayang Pilipino. Ang iniisip nila, pansarili nila, makapamayagpag habang panahon sa gobyerno. Baka nga pangarap nila eh, kamatayan na lang pipigil sa kanilang pagkamamayagpag eh, di ba? Sana nga, okay, mga kapatid, salamat. Yun ang... Hindi ko na kailangan ng kape. Mainit na pahayag. Gising na gising na ako. Mainit na pahayag ni Aling Marie. Yan ang mga inaabang-abangan eh, no? Ha? Mga kaibigan. Anyway, okay, sino ba yung next natin? Kulex, Kulex. Kulex. Ano masasabi mo? Ha? Ang sarap pagkapihan niyang ano eh, Boljakan ng Marcos Duterte. Ano kasi yan eh, kumbaga kampihan, no? Gloria, ang magkakampi dyan, si Gloria at si Inday na walang AIDS. Tapos ang kalaban nga, si Martin Romualdez tsaka si Marcos Jr. yung magpinsan. Ang problema nga dyan, nabuking talaga tong si Gloria na inaahas yung upuan ni, ano eh, ni Martin Romualdez. Kasi nagawa na po yan ni Gloria Arroyo kay, ano eh, kay Pantaleon Alvarez, di ba? Di ba? Eh, best friend pa ni Duterte yan. Eh, inagaw yung pwesto ni Alvarez, di ba? Kaya nga nung zona ni Duterte, ano lang eh, pinagmukhang tanga si Alvarez pagkatapos ng zona. Si Gloria na yung speaker. At ang kakuntsaba ni ano diyan ha, ni Gloria ay si Inday. Kaya itong si Inday tsaka si Ate Glow, malalim na ang pinagsamahan ito eh, no? Pagdating sa mga gapangan ng mga kapangyarihan, ano sila? Formidable, kumbaga talagang ano na eh. Talagang sanay na sila na sila yung magka-tropa. Si Inday tsaka si Gloria. Ganyan din ang ginawa nila kay ano eh. Kay Velasco kasi minamanok talaga ni Velasco ang manok ni Sara ni Inday si Velasco. Hindi niya type si Cayetano eh no. Kaya ayun, talagang pinwersa ni ano ni si Aling Gloria din ng X-Factor dun eh. Kaya napunta yung boto nung ibang congressman kay Velasco na naging speaker din, di ba? Dahil nga tong si Caldero Cayetano, hinuhudas naman yung usapang congressman. Yung usapan nila ni Velasco, hinuhudas ni Alan. Ayaw nang sumunod dun sa hatian ng terms pagka-speaker. So ganyan ang istorya niyan. Ngayon, ginawa na naman ni Gloria dito kay Martin Romualdez. Ang problema, matalas ang pang-amoy ni Romualdez kasi batik ang trapo din yan. Matagal nang ano yan eh, majority floor leader yan at marami rin ano yan, experience. Natunugan ngayon na inaahas. Ayun. Sinipa si Gloria, pinahiya sa ano as ano pinahiya siya, binabaan rango niya. Senior deputy speaker, ginawang deputy speaker na lang. Kumbaga hiniya. Eh dahil diyan, talagang nagalit din tong si Inday, nag-resign ngayon sa lakas. Sumama naman tong Robin Bigote na to. 'Di ba? Nagpakita rin ng suporta kay Inday. Nag-resign din sa PDP Laban bilang executive vice president. Si Inday naman naunang nag-resign sa lakas. So nakikita natin, nagra-rumble talaga 'yan eh. Gloria Inday versus the Junior Martin Romualdez. Ang pinakamatindi dito pag pumasok sa eksena si ano ha, Lisa Araneta Marcos, ang reyna ng Malacañang. 'Yan, magkakabardagulan diyan. Pwede talagang ilaglag na ni Lisa Araneta Marcos yan. Yung grupo ni Inday tsaka ni Gloria. Pag talagang tinopak si Lisa at naramdaman ni Lisa, pati yung asawa niya, ikukudita o pwedeng pinagtatangka na din. Diba? Eh alam mo naman sila Gloria, magaling sa gapangan yan eh. Oh. Kaya pwede talaga din na sila, Lisa Araneta, dahil sa away nila, ibibigay na ang ulo ni Duterte sa ICC. Kaya mag-ingat din kay Inday, Gloria. Pag tinopak yung reyna ng Malacañang, si Lisa, tapos ang mga maliligayang ano nyo, sandali nyo dyan. Lalo na pag nag-usap yung maghipag o yung magbayaw, si Martin tsaka si Lisa, pag talagang susunggaban nyo yung pwesto nila para mga aso din yan, sasakmalin din kayo nyan.
Eh tignan nyo ha, may mga bagong partido. Yung mga trapo na Maka Marcos, yun yung kilusan ng nagkakaisang Pilipino, di ba? KNP, bagong tatag na partido yan. Dati movement lang yan ng Maka Marcos eh. Eh ngayon, bigla-bigla ha, nag-file sa COMELEC bilang National Political Party. Sino na mga nandyan? O siyempre, nandyan na sila, ano ha, sila Richard Gomez, sila Benitez ng Bacolod. O yung ang Congress, marami nandyan eh, di ba? Sila Agabas ng Pangasinan. Ay, kumbaga ano na rin. Mga mabibigat na trapo na rin yung nandyan sa KNP. So, kaya ano na rin to, posisyon na to. So, tignan natin kung ano mangyayari dito sa away ng Marcos Duterte. Pero, yung sinasabi ni Roque na nagkakaisa pa rin daw itong Marcos Duterte at ginagawan lang daw ng mga kwento ng mga pinklawan. Ha? Kayo-kayo na lang, Roque, Panelo, ha? Kayo nila Inday, mag-inuman na lang kayo, magbulahan na lang kayo. Pero ang nakikita talaga dyan, nagsasakmala na at alam naman natin kung ano ang style ni Gloria at ni Inday kung paano gumapang ng pwesto. Ang tanong, magpapagulang ba si Lisa Araneta Marcos? Magpapagulang ba si Martin Romualdez? Abangan ang susunod na kabanata. Yan lamang po mga kababayan. Yun. O, yan ang sabi ni Kulex. Magpapagulang ba itong Marcos Jr.? Ha? Anyway, maganda yung pahayag ni Kulex na yan. Ano? Okay. Isunod natin si ano, Sir Ago. Sir Ago. Okay. Sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan ng kape. Pag ang nagsalita na si Aling Marie at si Kulex. Kaya dapat talaga i-invite ko kayo rito sa ano ko, sa vlog ko rito sa US. Gising na gising ang tao. Yan ang gusto natin. maganda to. Bibigyan ko ng perspektiba ng OFW para hindi tayo nag-overlap ng pagtanawa. No? Ito kasi ang problema mga kaibigan kapag pinapanood mo yung mga trapo. Ang sarap panoorin eh. Kasi pare-pareho yung buhaya yan, nagkakagatan, di ba? Tingnan mo rito, ang bawa sa Europa. Ang Europa, Conservative Party, Labor Party. Kahit ano administration, very consistent dyan, hindi yan nagpapalitan. Ang bawa, even sa Canada, may Conservative Party, may National, may NDP. Ha? Medyo progresibo yon. Tapos dito naman sa Amerika, may Republicans, may Democrat. Kahit anong administrasyon, halos hindi nagpapalitan. Ang tanong natin, bakit? Kasi nga yung mga political party na to, ang batayan nila, talagang political economic principles. Ganun yun. Highs and low, they stick to one single party. Ano na nangyari sa Pilipinas? Ha? Lakas CMD, yung sinasabi ni Kulex na ano, kilusan ng nagkakaisang Pilipino, parang KBL. Ng tatay niya, 'di ba? Tapos yung to think ang pinanggalingan ni Marcos yung ano to, yung Partido Federal na hindi nag-exist halos. Pero ang punto nga rito mga kaibigan, kahit saan ka pumuntang party yan, pare-parehong partido to ng mga trapo. Yun lang. Kung sino malakas kakapit. O tinatanong nila bakit dati may Liberal Party, 'di ba? Tapos bakit nawala eh kasi nga sabi nga ni Kulex last time eh. Maraming trapo sa loob ng liberal, so it was convenient for them to move to another party. O yun po ang mahirap. Kaya nga siguro, at least, wake up call na sa atin to, no? Na kapag pumuporma tayo ng isang opposition, malinaw na opposition tayo. Yung vlog ko rito, ang pangalan sa US, Nomad. Nagkakaisang opposition labang kay Marcos at kay Duterte. Malinaw po, kasi pag nilinaw mo yung linya, mas malinaw eh, mas yung mga tao, nakikita nila kung sino yung kausap nila. Na pag gumigiwang tayo left and right, matutulad tayo kay Arroyo, matutulad tayo kay Duterte, matutulad tayo kay Marcos. So tama yung sinasabi ni Kulex kanina, magkakagatan yan. Ha? Kaya ang gagawin natin, i-push natin yung ICC. Sinasabi ko sa mga rito, sa mga kaibigan ko rito sa US eh, yung iba kasi, kasama ko sa eleksyon, nangangampanya kami kay Lenin noon. Tapos ngayon, sinasabihin ako, tahimik daw ako muna kasi ibahin ko daw si Marcos. Kasi nga daw si Mike, si Marcos na Junior, he's the better version, kinder version of the father. Ganun lagi sinasabi sa akin. Sabi ko nga, pareho lang yan. At ang ICC, Maharlika, mga pruweba lang yan na hindi nagkakaiba. So bottom line mga kaibigan, just to shorten things up,
No? Itong nangyayari nito, kagatan ng mga trapo, kagatan ng mga buhaya, dapat mula sa perspektiba sa aming mga tagalabas, ha? Kasi minsan mas magandang lumalabas eh. Makikita mo yung aksyon. Malinaw na ito hindi nagre-represent ng interes ng tao. Kaya kung ako man nahanay, hahanay ako sa interes ng mga maliliit na negosyante, ng mga OFW, ng mga teachers. Malinaw po. Pag nilinaw natin yung linya, mas dadami tayo at mas lalakas tayo. Yan. Yan ang sabi ni Ago, no? Oo, kailangan malinaw para mas dumamit, lumakas. Yan ang sabi niya, no? Anyway, susunod natin. Sark, ready ka na ba? Okay, si Sark. Okay, thank you. Tungkol dyan sa kagatan na yan, guys, andun tayo lahat sa kagatan na kay Sara, yung spectrum na si Sara nagkakampi kay Gloria, loyalty check, si Robin na kay Duterte, kay Sara check, tapos ang mga Romualdez ay nandyan sa ano. Ang punto dyan nga, mas nakikita kong mas lumalapit ang administrasyon na talagang kumakampi sa oposisyon. Kaya siguro yan, nakakarating na kay Sir Ago na pagbigyan natin siya. Ano, kasi feeling ko talaga, ina-under the table na ni BBM ang mga karaniwang mga oposisyon at yung mga tarapong oposisyon. Yung mga dating ano na tumalun din naman sa BBM na, sa UNITIB nung nag-pink na laban si Lenny. Mga basta yun. Ang isa pa dyan, nandyan ang focus natin pero hindi nyo nakikita guys na pati si Duterte mismo, yung matanda, si Digong nyo mismo, kinakabahan na. Actually, sa huling episode niya na itong Gikan sa Masa, pinupuri niya na si BBM. Sinasabi niya na hindi la na ako'y natutuwa sa ginagawa ni BBM tungkol sa droga at hindi to para sa aking compliment, dapat natin puriin si BBM. Ibig sabihin nito, kung nung una sabi niya weak president to si BBM, ngayon pinupuri niya na para sa akin. Ang punto dito, nakikita niya na aba, kung si Gloria nga ay kinalaban na ng koponan ng Lusaw ng Durog na Bato. By the way, yung Durog na Bato para sa akin ay ang grupo nila BBM at ang Lusaw na Bato ay ang grupo nila Duterte. Lusaw kasi linulusaw yung bato. Yung isa naman Durog na Bato dahil sinisingot. And in layman's term, parehas lang naman bato yan na crack is a poor man's cocaine. So yun na nga. So na kung binibira ni BBM ang koponan ng Lusaw na Bato nila Gloria, kinakabahan na nga na maaring, tulad ng sabi kanina, na maaring tawagin na ang ICC. Kaya ngayon, gumambyo na si Duterte. Pinupuri niya na din si BBM. So malaking punto to na talagang lahat sila threaten sa ginagawang movement ng mga Durog na Bato kontra sa Lusaw na Bato. So mag-expect pa tayo na mas lalala at mas magbubulaan pa lang sila dyan. Pero tayong mga kakamping o tayong oposisyon, ano tayo ha? Huwag tayong kakampi kahit kanino. Huwag tayong magpapoto kahit kanino. Huwag tayong magpapagamit kahit kanino. Panoodin natin kung paano sila maglaroan, magutuan at maglansingan. Yun lang muna. Thank you. Right. Oh, yan, mainit ang pahayag ni Sark. Adventures, ano? Okay, isunod natin si ano, no? Si Attorney Enzo. Okay na ako. Okay na, no? Okay. Si Attorney Kausing pala. I mean. I'm still cleaning the controller. Sa akin lang dyan is nais ko lang pansinin ng ating mamamayan. Ito yung klaseng taong binuto ninyo na nagpresenta sa umpisa na magiging may pagkakaisa. At ang problema lang yun, hindi nyo nakikita na bubulag yung mga butante na din sila daw ay matibay yung pagkakaisa. Ang hindi nakikita yung pagkakaisa nila ay nakatungtong sa kanikanyang interest. At ang interest naman nila ay nakabatay sa kasakiman ng pansarili na kaligayahan. So, kung ang isa ay makakakita na hindi malalamangan siya, siya ay magagalit pag-away-away. Ito na yung resulta na to. Si Gloria, nakikita niya na hindi siya nabiyayaan. Di ba marami, alam naman natin, maraming gusto si Gloria na i-appoint, hindi na-appoint.
So that was the boom. So ibig sabihin, ito nakikita nyo, these are not only cracks, these are but natural manifestation of self-destruction. So gusto ko lang ma-emphasize ito sa mata ng ating mga mamamayan na siyang mga butante at magbuto kayo sa 2025. So naging, ang sabi nga ni Joan of Arc, it is not what meets the eye. Kailangan suriin ninyo kung anong hindi pa niya nakikita. Ito ay katibayan ng ito ng inyong binuto ay walang kwenta. Sa totoo lang, bakit pa kayo biro mo na gano'n na awayan? Kung sa tingin natin ay simple-simple, pero pera po ang pinag-umpisan dyan. Bakit? Kasi kung alam nyo lang lahat, ang laki-laki po, bilyones ang hawak ng portfolio ng speaker. Ganun po ka-powerful ang speaker. Kaya gusto maagaw ang magiging speaker. Natandaan ninyo na panahon ni awayan ni Peter, Alan Peter Cayetano, tsaka ni, ano, ni Lord Alan Velasco. Ayaw magbibigay ni Alan Peter Cayetano kasi ang greed sa billions of pesos na hawak ni Alan Peter Cayetano, yan po ang lahat ang pinagsimulan dyan sa house. Pag lumabas ka naman sa house, ang nangyari naman dyan is si Sara Duterte, although may kinalaman yun sa tinatawag na hiya kay Gloria, pero ako'y nahiya sa kanya, biro mo, number one plunderer, kakampihan mo, magiging best friend mo pa. Ibig sabihin, I will just tell me who your friends are, and I will tell you who you are. With more reason, pag sinabi, tell me who your best friends are, and I will tell you who you are. Mas matindi yun, kumpara sa friends lang. Ibig gusto ko i-emphasize ko sa mga mamayan na nakikinig na, na nanonood sa ating ngayon, sa gadang posisyon, nagbibigay naman ito po ng unti-unting lakas na sa susunod na eleksyon, malay mo, baka naman sana ipaglaban natin, mamaya pag-usapan natin na matanggal na talaga ito sa mathematic at para magkakaroon ng pag-asa yung mga tao, makatotohanan at talagang sadyang may talento para gumawa ng tamang batas. Yun lang dito ngayon, biro mo, Robin Padilla, akbuti ako, wala akong biguti, hindi ko kayang gawin mong suklan biguti. Yan ba tanging ano, ang tanging gagawin tapos magre-resign? Sino ba siya? Nabiruan na naman siya sa kwan. Alam ko, mayroon din silang iringan ni Rapi Tolpo kasi naungusan si Rapi Tolpo kasi akala ni Rapi Tolpo siyang number one. Oh, eh, si Rapi Tolpo, dati idol ko, ngayon hindi na kasi nalaman ko, sponsor pala siya, isa siya sa co-author ng Malacanang Umahalika Investment Fund or Umahalika Investment Corporation deal. So, yun lang ang aking masasabi dyan. Bantayan nyo pa. This is only, actually, hindi to beginning. Mas marami pang nauna dyan. Ang unang crack na nakita nyo, yung sagit kay, yung sinipa si Vic Rodriguez. Biro mo, diehard mo. Tapos, ang nasunod mo nakita, tinanggal si Jose Caleda. Tinanggal si, si Trixie Angeles. Oh, ang hindi lang yun nagreklamo na tinanggal kasi ang nagtanggal naman talaga commission on appointment si Erwin Tolfo. Oh, so pagkatapos niya, nasundan niya pagtanggal pa ng iba. Hanggat sa dito ngayon kasi ang interest sa smuggling naman yan ang pinag-uusapan. So lahat pera po ang bottom line yan. So ngayon kayo mga butante, paing baka mabubuto para pag-awayan-awayan ang pera ninyo? Pera na bayan? Well, nasa inyo yan ngayon. Kagaya ko, na-declare ako, tatakbong senador sa 2025. Well, I will really present myself and I will argue my best. I am hoping that during the campaign for senatorial candidacy, nandoon ako sa plataforma sa kandidato at interview ako, makipag-debate ako sa kanila. Tutumbahin ko sa debate lang. Well, I just don't know, wala akong pera. The only thing that I have is my head and my mouth. Ganun lang kasimple. And my heart. Yan lang ang sa akin papakita sa tao. So, in the same thing, is papakita ko sa tao, ito kasi binuto nyo, sumayaw na ng butas, binuto nyo na. Oh, yan ang aking puntos dyan. Wala talagang pagkakaisa. Kung sa leader, walang pagkakaisa, lalo na sa, it will trickle down. Yan talagang trickle down economy sa Amerika. So, yan ang masasabi ko. Right. Okay. Paliwanag ang punto ni ano doon ni Attorney Dr. Causing ano. So ibig sabihin noon nasa taong bayan din ano ang pagbabago eh dapat we have once and for all we have to decide kung ano yung gusto nating mga leader.
Okay, so we have to decide kung ano ang pupuntahan ng ating bansa kung iboboto natin ito. So dapat mag-isip tayo, hindi lang dalawang beses, sampung beses tayo mag-isip. Okay, so hindi lang yung pangsa ngayon, dapat yung pangkinabukasan, mga kaibigan. At saka yung mga awayan na ganyan kasi, katulad yan, nagkakamutan na sila ng likod, di ba? Kailangan nilang isa't isa kasi. Dahil they have 5 years still, ano? Si Sarah as a vice president at itong si Marcos as a president. Meron silang 5 taon pa eh. Eh kung mag-aaway sila, definitely tatamaan sa kanila bawat isa at ihina sila. At doon, pag nagkaroon ng crackdown, okay, pwede silang maungusan ng mga oposisyon. So dapat magkamutan na lang sila ng likod. Yun ang kanilang paraan, ano, para manatili sa kapangyarihan, mga kaibigan. Anyway, so pupunta na ho tayo. May ano ba? Mayroong pang reaction sa mga sinabi ng bawat isa? May dadag lang ako. Siguro naman nakikita ko Roy the Destroyer, si Ago, si Zerks, si Kaenso, si Aling Marie, si Colex. Parang blessing in disguise itong ano na to, Maharlika Investment Fund. Kasi nakikita ko itong isang malaking pagmumula ng away nila. Pag na lumabas na yung pera, magkani-kanyang agawan, kani-kanyang utang yan. At ang hindi mabibigyan, magagalit. Ang una nakikita ko na magpipila yan sa pag-unahan sa pila para kukuha ng utang, mga 2 bilyar, ano, mother and son. Kasi kailangan nila ipapatayo sa kanila mga housing. Kasi mga units, mga housing projects sila sa buong bansa, ay wala namang mga bahay na nakatayo. So paano lang bibibenta na may pre-selling nila na walang nakatayo? So iyan ang pinaka-problema ng numero uno. Yan ang unang magkipag-contest dyan. Kaya nga siya nag-sponsor eh. So sino pang iba magkipag-awayan dyan? Siyempre marami din sa ating mga senado, may mga connect-connect na negosyante. Ganun sir, batin lang ako, sir. Batin ako. Kaya siguro wala kayo nakikita na katayo. Baka banker yung ginawa nila mga housing. Kaya nga, ganun nga mangyari. So nakikita ko dyan, ang dami. Ang isa pa pala nakita ko, napipila dyan, magkipag-unahan, alam siya, no? Yung secretary ng DSUD, Department of Urban Housing and Development. Urban Development. So ngayon, bakit? Sino siya? Eh di ba, siya yung may-ari ng New San Jose Builders. Mga developer ng condominiums. Kukuha rin yan dyan. At nagtataka ko, conflict of interest yung kanyang nilagay sa secretary ng DSUD. Kasi ang nire-regulate ng DSUD, precisely yung lupa na tinatayo ng mga condominium, mga subdivision, kasama yung lahat. Kaya sa totoo lang, that is one of the points siguro later on kung marami na kasalanan si BBM, that would be one of the breaks of trust or the culpable violation of the Constitution that may be raised in an impeachment against BBM. Yan lang ang masasabi ko dyan. Okay. Konektado pa rin sa Maharlika. Anyway, ako worry ko, baka mag-invest sila, ang Maharlika nila, mag-invest sa isang cryptocurrency. Isang problema yan. Anyway, okay, so lilipat ako tayo sa ating, meron pa ba? At mahaba-haba na. Lilipat na tayo. Roy, quickly lang, susugan ko lang yung sinabi ni Attorney Toto, no? I think, sabi nga ni Attorney Toto kanina, nabanggit na rin ni Aling Marino, maganda to nagkakagatan yung mga buhay at mga trapo eh. Hayaan natin sila, nagkakagulo sila. Ha? Kasi nga, may pera usapin. Tingnan mo, pag-usapin ng mga mahihirap, for 10 years, ako yung nag-lead ng mga World War II veterans dito, wala kaming away. Kasi walang pera eh. Pero magkakaisa kami. Ha? Sinampahan namin ng kaso yung US government. Umatake kami sa US Congress, sa US Supreme Court, lumabang kami. I think the same formula pagdating sa Pilipinas, nagkakagatan niya mga yan eh. So ang role natin talaga, ipaliwanag to sa tao. And among the ranks of the opposition, palakihin natin yung mga leader natin. Kasi even sa leader ng opposition, pag tinatanong ako eh, nagbabanggit sa akin ng mga pangalang sikat. Sabi ko, nagbabanggit ka sa akin ng mga pangalang sikat, hindi ko naman makita si discussion. Hindi nga pumupunta sa talakayan. Hindi ko malaman anong political stance niya sa Maharlika, sa NTFL, hindi ko makita.
So sa totoo lang, maganda itong nangyayari ito. Kasi pinuporma natin yung leader eh. Long before the election, dapat nakaporma na tayo at alam na natin kung ano yung position natin sa mga key issues tulad ng Maharlika. Kasi na, dito nahuhugis na eh kung ano yung dapat na opposition at sino dapat yung ano yung composition nito. All right. Okay. Okay, tama. Yung sinabi ni ano, dapat talaga no, sa from the grassroots tayo, 'di ba? Anyway, okay, acknowledge ko lang si ano no, si Pag nandito na. Oo. Better late than never, sabi nga. Pag, andiyan ka ba, Pag? Sorry. Sobrang busy talaga pag Sabado. Hindi nakikita Pag. Ay, sorry, wait. Hello? Yan, si Pag. Yan. May masasabi ka ba doon sa ating isang topic kanina? At yung inopen nating topic kay Kainso. Well, bakit mo nasundan, ano? I-break mo muna. Nagsunta ko naman yung sa, ano nga, yung sa Maharlika Fund, how nakapila na sila kung ano, kung sino-sino yung mga maniningil once everything is lined up. Grabe lang eh. Parang sobrang ano to. Hindi naman ako surprised, pero nagugulat ako dun sa reaction ng mga tao na parang kulang. Bakit kulang? Parang ano ba? Sobrang nilamon na ba yung mga supporters nila ng yabang na kapag may mali, hindi matanggap? Yun yung sa akin eh, yung napafrustrate ako eh. Tapos yung ano pa, yung sa akin is, I feel like dinadagdagan nila yung issues na kailangan nating tugunan para ma-distract tayo dun sa importanteng bagay, which is yung pagpapalit ng ano, once na magkaroon ng election, once na magkaroon ulit ng panibagong election, maayos na yung election talaga, na hindi na namamanipula yung mga resulta, na manual pa rin dapat talaga yung focus natin. Kasi wala pang ready. US nga, hindi ready for automatic eh. Pilipinas pa kaya? Parang, baliw ba talaga tayo na hinayaan na lang natin ito lahat mangyari? Anyway, yung sa akin is, patong-patong yung mga issue na hindi mo na talaga, ito, parang you're trying to hammer on something important, tapos they blow up another issue na importante din, tapos ikaw ngayon, hiwa-hiwalay na yung ano mo. Iwahiwalay na yung focus mo ngayon. Kaya gulong-gulo na lang yung gulong-gulo na yung tutok ng mga tao. Tapos hati-hati yung pressure na na-apply natin. Kaya kaya kailangan strategic din sa pagpo-push ng ano, pagpo-push ng mga agenda or pagpo-push ng mga kailangan magawa ng paraan. Yun yung thoughtful dito sa mga issues na pinipace natin. Okay. Magbati na ako. Bati in. Ako ni Toto. I-emphasize ko lalo yung sinasabi ni Pag. Kasi, gusto ko yan, napapansin ko rin bakit kulang reaction. Kasi, obviously, sila masasamantala nila ang katotohanan na medyo technical itong issue ng investment eh. Walang masyadong tao na kakaintindi. Kaya yung mga supporters sila, ang dami ko kayo mga basher nung nag-vlog ako niyan. Kasi yung mga akala nila, tama sila. Hindi nila naintindihan. Sabi-sabihin, with that, they are giving courage to voice out their full support to BBM. Ganun. Sa ating side naman, yung mga kung sino man dapat yung makakaintindi, mga ating mga halay, dapat nakakaintindi. Sabi-sabihin, dito na ngayon, with more reason ang papel natin ngayon dito, mag-research tayo pa kung paano natin maibibigay sa kanila kung ano talaga yung kahinatnan nito. Yun lang ang mga aking masasabi dyan. Alright, so, follow-up ni Sir Ago. Quick lang to. Tama 'yung sinasabi ni Attorney Toto eh. Pati yung it resonates with me kung ano 'yung sinabi ni Pag, no? Kasi lumalabas, for some people we underestimated Marcos. 'Di ba? Itong Junior. Sinasabi ng iba, mahina, hindi nag-iisip. Pero kung titingnan mo 'yung mga kilos niya, well calibrated, well systematic, well planned. Ang ganda ng mga bira niya. So ibig sabihin na noon, pag ang kausap, hindi ito parang si Duterte na bastos, na violent, lantaran, ito nag-iisip. Kung titingnan niyo, pulido siya eh. Napaka-pulido. Ibig sabihin lang yan, kung ang kalaban natin pulido, calibrated, nag-iisip,
dapat tayo rin nag-iisip, di ba? Tapos kasi, remember, nasa gitna tayo ng ano, impunity. May pinatay na namang journalist. Oh, wag mo sabi, wag natin sabihin walang chilling effect yan, di ba? May pinatay, tapos we're seeking for minimum wage, inflation, tapos binabangga tayo ng maharlikang mabilisan, di ba? Yun na yung reality natin eh. Pero ang sabi ko, ang punto ko lang, and I think it resonates with everybody, sophisticated din approach natin, malakas ang loob natin, at kung may nalalaman tayo, dapat talaga nasa unahan tayo kasi may vacuum. There's a vacuum of leadership, there's a vacuum of opposition. Tayo yun eh. Tayo yun. Huwag na tayong magturo ng mga sikat na pangalan. Di ba? Tayo ang lalantad, tayo ang kikilos, tayo ang mamumuno. Alright, so yan ha. Tayo, ah, yan sabi ni Erago, dapat na agree. Oh, tayo. Actually, oh, tayo nagkakasundo tayo rito. Kaya sabi nga ni ano niya, nagkakasundo tayo rito. Katulad ni sinasabi ni Sir Ago kanina, nagkakasundo sila. Ah, kasi walang pera nga eh, 'di ba? Oh, tayo nagkakasundo dahil wala naman tayong pera, 'di ba? Oh, mag-aaway tayo kung maraming pera, definitely. Anyway, dapat talaga paunahan natin ito, ha? So dapat dumami tayo, ha? Huwag tayong mabawasan. Anyway. Ako guys, ayun, tama naman 'yon na at least ito na po-point out natin na alam, feeling ko ito yung na-adapt ni BBM sa administrasyon ni Duterte na pwede pala 'yon. Na kahit may malaking issue sa DOH, sa PhilHealth, pwede palang mapatungan at yung investigasyon, patungan, i-disarray yung attention ng tao, magdagdag tayo ng bagong issue na pagkakaabalahan, magdikoy tayo, ganun ang, yun ang sinasabi niya na lahat. Kaya nga, tama yun na laging ganyan ang nangyayari na pag may certain issue, tinatanggal yung attention natin. Mamaya-maya, bukas, nandito tayo sa Marlica ngayon, pero may tinatrabaho na sila palim. Bukas, iba na naman ang isyong babanatan nila. Hanggang lahat na naman tayo, susunod na naman doon. Walang yung consistency, hindi natin natututukan. Ayan, namatay si Kapersi, biglang pumatay na naman to si Degamo. At kumbaga, napapatong. Kailangan, sa tingin ko, sa ating mga oposisyon, o kahit sino man sa atin, kailangan merong isang tumututok talaga sa bawat issue para hindi nila tayo nadi-disarray. Para kung may bago issue, sige, patutukin yung ibang opposition na bloggers or something para hindi lahat ng ano, yung attention natin, pag may bago lahat tayo nandun eh. Kailangan, wag po tayong tumutok sa bago lang. Kailangan sundan pa rin natin yung progress dun sa mga nakabinbin din na mga kasong na mga pinapatong-patungan nila. So, yun lang. Okay, so huwag tayong, ibig sabihin yan, ibig sabihin ni Stark, madalit salita, huwag tayong pupunta soon. Huwag tayong, aapak sa patibong. Minsan patibong lang naman yan eh. Hindi naman yun, liniligaw lang tayo, yun . Anyway, so pupunta na ho tayo, no? Walang tayong oras, punta tayo sa ating bagong, pangatlong topic natin, ano? Ito po. Teka po na, bago na pupunta, meron lang ito papakita. Sandali lang. Okay, sige. Ito yung pinagawa yan, no? Yan. Alam mo kung saan yan? Marami pa kong papakita. Hindi ba yan sa buwag mo galing? Marami pa dyan. Ako ilan naman. Ngayon ang nangyari dyan, ito pa iba. Amin yan, ha? Yan! I like ayan, it! Sa vault ko naman yan. Sa vault ko naman. Kasi galing. Kasi pinag-usapan, di ba? Yan na ba yung ipon natin? Dami natin ipon na, ha? Ito pa. yan! Uy, parami na. Okay, attorney, ano yan? Kaya attorney Enzo yan. Ito. Baba, ikwento ko, sandali lang kung ano yan. Wala lang ko yung babanggit yung pangalan. Okay? So, ikikwento ko lang po sa ating mga nakanonood sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit nag-stage ng kudita si Sara laban kay Pantaleon Alvarez. Wow! Yan, ganun kalmayaman ang speaker. Okay? So, ganun lang po. Yan lang masasabi ko. Tama yan. Okay, so dapat tayo huwag tayong ihinto. Kasi unang-una,
tayo na sa ano, tayo na sa front line eh. At saka dapat eh, you know, palakasin pa natin yung hanay natin. Okay, so bisan na nanghihingi tayo ng suporta galing sa oposisyon o galing sa ano, mas maganda wag nang umasa at masasaktan lang tayo. Tayo-tayo na mismo ang gumawa ng paraan para sa bayan natin. At saka pala, dahil sa klaro, iyan ang dahilan para nag-away si Pantaleon Alvarez at si Sara. Yun. Era, no? Anyway, okay, punta tayo. Kasi kanina nabanggit niya ano, yung tungkol sa eleksyon, di ba? Yung Pandaraya, di ba? Itong nagpasabog kasi si Glenn Chong, eh, ito yung abogado, ha? Dati ni ano ata eh. Ni Marcos Jr. eh. Regarding to sa, you know, reklamo nila kay VP Lenny, ano, tungkol sa, you know, dayaan, dayaan nung nakaraan, ano. Anyway, umpisa natin si, ano, si Ka-Enso para buksan tong topic na to. Ka-Enso! Matagal na kasi yan na may mga cryptic post si, ano, si Glenn Chong eh. Hindi naman dinidetalye kung ano, mga paano, pa-intriga na makakuha ng interes. Nung nakaraang mga mag-iisang buwan na yata, may post yan, "I know what you did last summer." Yun, mayroon siyang ganung post. Ang tinutukoy niyang "I know what you did last summer," pinangalanan niya si Roger, ano ba yan? Basta yung apelyido, hindi ko natanda ng apelyido, pero sabi niya, Santillan. Yung presidente ng Smartmatic. Linagay niya doon, Roger P. Ano, tapos sabi niya, "I know what you did last summer." Tapos, kinuha yan ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, si Maharlika naman, vlogger din yan na maka Marcos, pero galit na rin sa Marcos. Tapos sabi ni Maharlika, ano yan eh? Ito, mayroon ng sinasabi si Glenn Chong, sana isang araw magsasalita siya. Mahigit ng ilang buwan, hindi naman nagsasalita si Glenn Chong. Tapos kahapon, nagpa-interview kay Maharlika. Nagpa-interview kay Maharlika kahapon. Mahaba eh. Maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, ano ba to? Papaniwalaan ba natin to?" So, sabi ko, panuuring ko muna. Kaya kanina, naging topic ko yan eh. So, basically, ang sinabi ni Glenn Chong, yung sinasabi niyang, "I know what you did last summer," alam nyo naman anya kung ano yung summer. Last summer yon. So nung summer, election yan. So alam ko kung ano yung ano, alam ko kung anong ginawa nyo last summer. At ang sinasabi niyang alam ko kung anong ginawa nyo last summer, yung Smartmatic. At saka sabi niya, maraming beses siyang kumakain sa Forbes kasama sila BBM at si Lisa. Lagi raw siyang nandun. Kaya marami daw siyang naririnig, marami siyang nalalaman. Ang sabi niya, marami siyang nalalaman na sa tamang panahon ilalabas niya. Ang sigurado daw ang mga nalalaman niya na yan ay makakatindig sa kasi mga ebidensya yan na may personal knowledge siya. Kumbaga ganun ka ano yung sinasabi. Pero sa interview ni Maharlika, hindi niya naman sinabi kung ano-ano yung mga yun. Kayo, tinanong siya ni Maharlika, "So anong masasabi mo, Attorney Glenn Chong, may dayaan ba noong 2022?" Sabi niya, "Oo. Oo, mayroon. Kaya lang saka ko na i-detalye sa tamang panahon." So, kumbaga ang nangyayari, nung una, "I know what you did last summer," ngayon, in-interview siya, sinabi, dinagdagan niya, pero wala ring detalye kung ano yung alam niya, anong nangyari. Wala pa. Abangan pa raw sa tamang panahon. Pero ang isang bagay kasi na sinasabi lagi ni Glenn Chong, nagkaroon ng dayaan simula pa nang nandyan ang Smartmatic. So ibig sabihin, mula nang maggumamit ng Smartmatic sa automated elections, kailan ba nagsimula yan? Di 2010. Sabi niya, sa lahat naman ng elections na nandyan ang Smartmatic ay nagkadayaan. Tapos diniinan niya, tulad nung panahon ni 2016, dinaya si BBM ni Lenny Robredo. Di ba tayo, sabi niya, di ba tayo ang ano, sila ni Maharlika ang aktibong nag-expose ng Pandaraya daw nila Lenny kay Marcos. At nung mga panahon na yan, si Marco, si BBM, ay ang stand pa, ayaw niya na sa Smartmatic, at
mag-hybrid, suportado niya ang hybrid elections kasi dinaya nga siya ni Lenin noong 2016. Ang sabi nila Glencho ngayon, nitong 2022, nagamit na naman ang Smartmatic sa pandaraya. So dapat, sa susunod, wag nang gamitin ang Smartmatic. Pero bakit si BBM, noon dati, ayaw niya sa Smartmatic, gusto niya ng hybrid elections, ngayon bigla siyang nagbago. Yun, yun yung takbo ng ano nila eh, ng discussion kahapon yan. Alam ko, nag-comment na rin dyan si Toto eh. Pero ganon, ito kasing si, ano talaga, si Glen Chong. Sino ba si Glen Chong? Para lang mag-aidan tayo. Si Glen Chong ay isang abogado na dating congressman. Taga-Biliran yan eh. Congressman yan ang Biliran dati, pero nung sunod na mga elections, hindi na siya nanalo. Tinalo na siya ng mga espina yata yun eh. Yung political dynasty. Kaya, ano, talo na yan si Glen Chong. Pero, ang naging advocacy niya na, labanan ng Smartmatic. Mula nang maging automated ang elections, lagi niya nang linalabanan ang Smartmatic na ito daw ay ano, nagagamit sa pandaraya. Siya nga raw ay biktima ng pandaraya ng Smartmatic, kaya siya natalo sa pagka-congressman. Anyway, nung nakilalang masyado itong si Glen Chong nung kay Marcos. Kasi ginamit siya ni Marcos eh. Kasi 'di ba si Marcos, ang paniwala niya ang pinapaano niya, laganap niya na dinaya siya ni Lenny. Na nagsabuatan ang Liberal Party, ang Smartmatic at saka ang COMELEC. Ang COMELEC noon si Andy Bautista. So sabi ni Marcos noon, dinaya siya, ginamit ang Smartmatic. Ang abogado niya ay si Garcia, yung COMELEC chairman ngayon. Abogado yan ni Marcos sa protesta. Ang spokesperson niya si Victor Rodriguez. Ang kanyan ang tumitira naman sa Smartmatic sa pandaraya di umano itong si Glen Chong. Kaya kumbaga si Glen Chong yung kanyang ano eh tagapagkalat sa social media na mandaraya ang Smartmatic, dinaya ni Lenny, ginamit ng LP. So yon. Kumbaga nag-serve si Glen Chong sa purpose ni Marcos. Ang ini-expect ni Glen Chong, i-appoint siya bilang COMELEC chairman. Yun ang hinihiling niyang posisyon kay Marcos, COMELEC chairman. Kasi ang advocacy niya, clean elections daw, kontra sa Smartmatic. Ang problema, ang ilinagay ni Marcos ay si Garcia, yung abogado ni Marcos sa protesta. Diyan na ngayon naghinanakit si Glen Chong. Kaya na nagsimula na yung I Know What You Did Last Summer. Tapos sila Maharlika naman, Marcos din yan, na hindi rin napagbigyan sa Malacanang, marami yan mga vloggers. Ang mas pinagbibigyan ni Lisa Araneta, sila Tunying Taberna at saka Stinking Pinoy. Kaya yung grupo nila, Bagong Lipunan, People's Kunanan, Princess Maui, yung mga Marcos na hindi nabigyan ng pabor, grupo yan nila Maharlika, nagsama-sama sila ngayon. Plus, siyempre, kasama nila si Vic Rodriguez, si Trixie Cruz Angeles, yung lahat ng mga dating Marcos na dumistan siya na sa Marcos dahil nga sa mga nangyari. So, marami pa yung ilalabas si Glen Chong sa darating na mga araw. Sa katunayan, ang totoo niyan, nakikipag-usap yan sa grupo natin, yung nagsusulong, di ba tayo, linalabanan din natin yung dayaan nung nakaraang eleksyon. Sabi natin, nakakaduda. Nagre-reach out yung grupo ni Glen Chong sa atin. Parang join forces. Para i-expose yung dayaan. So, medyo malaking tanong talaga yan. Ano bang pagtingin natin kay Glen Chong at kila Maharlika sa ginagawa nilang pag-expose na yan ng dayaan? Okay, yon yang ginaguide ko kayo kung anong si anong. All right. So yan ang topic na binuksan niya no. Ikaen so tungkol dito kay Glen Chong ano. So ano mga reaction ninyo dito mga kasama? Okay, unahin natin si ano. Si Aling Marie ulit, Aling Marie. Ayun, pampagising. Tama. Para sa akin, ano, yung kapag ang isang tao ay naging kasabwat na ng una, ay sure na kasabwat rin yan sa pangalawa. At magkakaroon pa rin niya ng sabwatan sa pangatlo. Kaya ako, kahit anong siwalat ang gawin nila, wala na akong tiwala. Kasi, para silang ano eh, yung dukit amoy, di ba? Kumbaga, yung isang bagay, dudukutin mo na rin tapos aamuyin. Ganon ang kanilang mga sitwasyon.
pag nababahuan na sila, sinisigaw nila. Ganun ang mga pag-uugali nila. Pag mabango, tahimik sila. Pero pag mabaho na, ibinubulgar na. Ang tawag dyan sa mga taong ganyan, balimbing. Naghahanap ng simpatya sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Gusto nila mapasama sa mga totoong tao, pero mga sira na sila. Wala na dapat magtitiwala kahit magpabango pa sila. Nang magpabango, mabaho pa rin sila. Kasi nakipagsabwatan sila sa mga katarantaduhan ng mga tao na kanilang kinunsinte. Ngayon, ibubulgar nila yung Smartmatic. Eh, yung Smartmatic, panahon pa ni FPJ, nagloko na yan eh. Pagdating sa 8 diretso, nagloko pa rin yan eh. Pagdating sa 2023-2022 election, ganun pa rin eh. Kung kay Duterte, ganun pa rin, ay talagang hindi na dapat pinagkakatiwalaan yan. How many times na tayong ginagago sa mga boto at hindi talaga nila pinapayagan na mapaupo ang matitinong kandidato. Dahil alam nila, pag nagkabukingan, sabit-sabit sila. Eh ngayon, siguro may kumuha sa kanila na panibago na naman nilang kukonsintihin. Kaya binabanata na nila ngayon itong inupo nila sa pamamagitan ng Smartmatic again. Kaya ganyan, ganyan talaga ang mga taong balimbing. Walang asiyahan. Sisihan pa nga sila dun sa namatay eh, di ba? Sinisisi nila si BBM. O eh, kung ako naman kay BBM, abay sumagot ka BBM! Ano? Papatuka ka na lang ba na papatuka sa kanila? Tuklawin mo naman sila para masaya. Ganun lang yun. Ikaw nakaupo eh. O, oh, di ba? Eh, ngayon, ikaw ang punteriya nila. Eh, di banatan mo? Magbanatan na kayo para maganda, masaya, may papalaktakan kami. Ganun lang yun. Nakita nyo na kung ang mga kabalusabasan ng mga sarili nyo, mga pag-ugali nyo. Kayo-kayo nagbabalasubasan. Kayo-kayo nagkakagulo. Kayo-kayo nagkakagatan. Very good! Palakpak si Aling Marijan. Okay, yan lang mga kapatid. Mga balasubas yan. Walang dapat pagkatwalaan. Okay. Okay. Okay, Aling Mari. Yun, ha? Ito pa si Glenn Chong, yung balasubas niya, sabi mo. Yan, Mari. Anyway. Lahat sila, lahat sila. Okay, okay, para sa akin, yung credibility ni Glenn Chong, eh, tingin ko, mababa na at wala na siguro. Kasi, unang-una, eh, nagkaroon na ng desisyon yung Supreme Court dun sa kaso nila ano kaya na protesta nila ha? At saka yung COMELEC ano dun sa protesta nila kay BP Lenny at natalo na sila. Hindi ko lang alam kung pakikinggan pa rin siya ng any court tungkol sa kanyang ibubulgaran. Anyway, puntahan natin itong si ano si Sark. Ayan, thank you guys. Kagabi, napanood ko yan actually habang nag-work ako, naka-airpods kasi ako. Narinig ko yan kay pinanood ko, plinay ni Nanay Marie. So pinakinggan ko, nung ang reaction ko, kasi yung issue kay Glenn Chong, 4 days before election last year, linabas ko yan eh. Siguro nasa 80K na din yung views doon. Linabas ko kaya umingay din yan. Doon na ano ko na si Glenn Chong. Ngayon, nung pinapakinggan ko si Aling Marie kagabi, si Nanay, tas yung sinasabi ni Glenn Chong at ni Maharlika, kasi in-interview niya nga si Glenn Chong, napakinggan ko yung buong ano, naramdaman ko, sabi ko, teka, parang paano kung si Maharlika ay, tawag dito, kumampi sa ating mga ano, sa ating, kasi yun ang nagiging way eh. Si Glenn Chong nasa ano siya, neutral stage. Pero si Maharlika, ang ano dyan, alam natin na ang loyalty ni Maharlika na kay Duterte. Gaya nga nang sabi kanina ni Attorney Enzo na kumakatok sa ating mga oposisyon tong si Glenn Chong, ang grupo nila Glenn Chong. Kaya kagabi pa lang, na-force ko na yun na maaring may possibility na humingi sila ng tulong. At ayan na nga, sabi na nga, tama nga, na kumakatok sila. Para sa akin, ha, si Glenn Chong, na yung habang nagsasalita siya, yung clarity ng ano niya na para talaga siya baguhin yung pagboboto nandoon, yung conviction niya nandoon. Pero ang sa akin,
yung malis na nandiyan sa tabi niya si Marlica, at alam natin na masamang-masama lang ang loob ni Marlica kay First Lady. Kaya patuloy ang banat ng patuloy ang banat niya kay ano. Kung si Glenchong ang lalapit sa opposition team, siguro bibigyan ko ng benefit of a doubt. Kasi yun nga, sabi niya naman na kasama niya si BBM, linaban nila yung clean elections. Bakit ngayon hinahayaan pa rin ni BBM na Smartmatics pa rin ang gamitin, at ngayon nagbayad pa sila na kay Lang Garcia para i-baguhin yung ano, i-improve yung Smartmatics. Sa tingin ko, kaya nila in-improve para naman this time hindi na matamper naman nila Gloria. Kaya nagre-reklamo tong sila side nila Gloria, at ginagamit si Marlica through Glenchong. So para sa akin, kung kakampi tayo kay Glenchong, hindi sa kakampihan, bibigyan ko ang benefit of a doubt as long as linalaban niya na hybrid election na may manual na hindi na Smartmatics. Kasi naniniwala din ako na ang ugat ng pagkatalo nating lahat at ang pagkadaya nating lahat ay ang Smartmatics. So susundan ko yung laban niya na tanggalin ang Smartmatics. Nandun ako. Pero yung loyalty at yung trust ko, hindi ko mabibigay sa kanila. Yun yung punto ko doon. Hindi ko mabibigay yung trust. Pero tutuloy ako doon sa laban na tanggalin ng Smartmatics. Okay. Yun. Ha? Walang trust, pero you know, tutuloy. Ha? Itong sabi ni Shark Adventures. Okay. Pakinggan naman si Kulex. Kulex! Glenn Chong. Si Chong. Di ba may kasabihan nga, ang kaaway ng iyong kaaway ay kakampi mo na rin. An enemy of your enemy is your friend. Pwede bang i-apply sa atin yan? Hindi naman. Ako, agree ako dun kayo. Anyway. Kasi sinabi ni Sir, by principle kasi, kaya namang nagngangangal si Glenchong noon laban sa Smartmatic. Noong 2016, gusto niya kasing palabasin na ano, nandaya si Lenny Robredo. Yun yung gustong palabasin ni Glenchong. Eh. Kaya talagang naging propaganda machine siya ni, ano, eh, ni Marcos Jr. for a time, para pag-usapan talaga si Marcos Jr., para palabasin talaga sa tao na nandaya si Lenny gamit ang Smartmatic, at talagang si BBM yung nanalo. Ganun yung ano ni Glenchong play nila. Hanggang sa, yun nga, nakaaway nyo talaga yung Smartmatic. Ngayon, hindi siya, nasipa siya sa circle ni Marcos. Hindi ko lang kung ba't siya nasipa dyan, kung sinong, paanong away-away nila dyan. Ngayon, galit pa rin siya sa Smartmatic at galit siya kay Marcos. Di ba? So, ano ang bigat ng kanyang mga binubulgar? Collect, collect. Maaring... Collect natin yung mga sinasabi. Okay, but in si Sir, Attorney Enzo. Yes, Attorney Enzo. Ano ko lang, para kasi baka mawala sa akin. Ang reason, sabi ni Maharlika, may vlog siya, bakit nagalit si Glenchong sa Marcos? Kasi ini-expect niya na siya ang ilalagay bilang Comelec chairman. Kumbaga, ang hinahabol niya, chairman Comelec. kaya lang, ang sabi ni Glenchong, hinarangan ng Smartmatic, kinausap sila Marcos yata, si Lisa, kung sino man, kinausap na hindi sang-ayon ng Smartmatic na si Glenchong ang maging chairman. Kumbaga mainit daw ang dugo sa kanya ng Smartmatic, at nung i-appoint na siyang chairman, kumarang ang Smartmatic. Yung Smartmatic naman, at parang ganito, ay nagamit mo nga kami sa eleksyon, ito yung hinihiling namin sa iyo na huwag mong ilagay yan si Glenchong sa pagka-chairman ng Comelec. So, kaya nagyan yung ano, yan yung vlog ni Maharlika, di ba, na inamin niya na nag-ambisyon at gusto ni Glenchong na maging chairman ng Comelec. Kaya lang nang malaman ng daw ng Smartmatic, lumapit ang Smartmatic daw sa Marcos, sa administrasyon, na kumbaga ganito, nagamit niyo na nga kami, kami naman ang hihiling sa inyo. Huwag niyong ilagay na chairman ng Comelec. So ang ilinagay na chairman ngayon ay si Garcia. Garcia. Oh. Oh. Kaya at ang sinisisi na naman nila diyan pareho ni Glenchong at saka ni Maharlika, si ano? Si Lisa Araneta. Si Lisa Araneta. 'Yun lang, para lang ma-situate tayo.
All right. Okay. Okay. Yan ang ano, pahayag na kundi pahayag ni ano, ni Attorney Enzo ano. Para ano lang para maliwanagan ano. Okay, go ahead, Kulex. Hindi ko pa tapos eh. Attorney sa context. O yun nga. Yun naman pala nabokya eh. Kumbaga, ayun pala sa kanila, nabokya itong si ano, si Glenn Chong. Ang hinangad na posisyon ay hindi nakuha. Ayan, kaya nagagalit dun kay Lisa. Ako naman ganito eh, no? Pwede naman na ano, tignan natin yung sinasabi niya. Piliin natin kung totoo naman, kahit sino pang sinasagasaan niya, ano pang motibo niya, ang mahalaga sa atin yung statement eh, no? Kung totoo yun, kasi may ano rin eh. Sabi nga niya dun sa vlog na yun, kumakain sila sa dining table ni Marcos at sino daw ba yung pinakanag-suffer sa laban sa Smartmatic. Ang sabi niya siya. Kasi para yung kaso ni Richard Santin yan, parang ano eh, nako-connect niya pa diyan eh sa ginagawa niya sa pagpoprotesta sa eleksyon, 'di ba? Namatay yung Richard Santillan, yung kanyang assistant, 'di ba? So 'yun, Olex, hindi lang 'yun assistant. Ayun, sir. Ayun. O ano yung chismis? Ano yung chismis? Ano yun, sir? Ano daw? Ano tayo eh, naka-live tayo. Naka-live ko. Mamaya na, mamaya na. Okay. Wala si Richard. Masakit. Okay. Assistant niya. Okay. Bahala ko ano pa. BFF. Ngayon. BFF. Ngayon, ito lang yan eh. Ito lang yan, Glenn Chung eh. No? Alam niya yung taong masama talaga ang loob. At alam niya yung mga taong gumagawa ng krimen. Hanggat yan ay okay sa isa't isa, okay yan. Pero pag may sama-sama kayo sa krimen at yung isa na lamangan o hindi na pagbigyan yung gusto, magbubulgari yan ang sinasabi eh, di ba? So, pwedeng totoo yung sinasabi niya, pero yung pagkataon niya masama din. Kaya tama yung punto ni Sir eh. Kumbaga, hindi kami magtitiwala sa'yo kasi tingin namin wala ka namang prinsipyo na naging tuta ka naman talaga ng mga Marcos. Pero pwedeng may sinasabi ka rin na totoo kasi nga magkakaaway na kayo at talaga namang malapit ka sa Marcos. Kaya sinasabi mo yan para ang motibo mo, hindi para harapin ang totoo sa eleksyon eh. Pwedeng iba naman ang motibo niya. Ang motibo niya lang talaga, gagantihan niya sila Marcos. Pero ano man yung motibo mo, ang mahalaga, kung yan yung paraan para makita natin yung katotohanan, tanggapin natin yung mga sasabihin niya. Pag-aralan natin, hindi naman lahat. Pero pwedeng may sasabihin talaga siya na makapagsasabi na talagang may mga dugasan na nangyari sa eleksyon. Kasi malaman yung sabi niyang, I know what you did last summer. Di ba? Kumbaga, parang bilanggo yan, di ba, Torni? Tama ba? Bagamat yung bilanggo, wala siyang kredibilidad na kasi kriminal lang siya. Pero pag ang pinag-usapan mo, yung paggawa niya ng krimen, meron siyang kredibilidad doon. Kasi related yun sa kanyang pagkatao. So pwedeng ang magiging credibility ni Glenn Chong, ayun kanya talagang pagiging malapit kay Marcos. At sinasabi niya, sa kanya nagmula, yung mga bumoto sa iyo na 31 million, sabi ni Glenn Chong, plus question mark. Talagang matindi na yon. 31 million plus question mark. Kay Glenn Chong nagsasalita yon. Ngayon, kung meron siyang pruweba na talagang kinausap ba ni Liz Araneta yung Smartmatic, meron bang meeting si Liz Araneta, dinaya bang eleksyon, pinakailaman ba? Sige, ilabas mo yung Glenn Chong, titignan namin yan at sa tingin namin kung totoo yan, i-appreciate natin. Kasi ang mahalaga naman sa atin, hindi yung away nila. Wala tayong pakialam sa away ng mga Marcos at ng kanilang mga aso. Ang sa atin, di ba sir, tayo din sa PMTJR, ang hinahabol natin, katotohanan, lumabas ang katotohanan, at kung ano yung dapat malaman ng taong bayan sa nakaraang halalan. Yun lang ang aking posisyon. Guys, but in lang saglit. Ano? Inform ko lang kayo na kasama daw pala si yan si Glenn Chong doon sa bilangan nung alas 7 ng gabi na ano, kasama siya ng nila Maharlika. Nandun din siya nung oras na 'yon. So para meron tayong ano, context din na kaya meron siyang mga alam. Sinabi doon sa video mismo. Ah, okay. Oo, yan ah. So wala tayong pakialam sa awayan nila, basta ta importante kung ano yung totoo. Okay? Yan lang yan, ano. So, yun nga lang, di ba? Eh, baka itong si Glenn Chong, attack and collect, di ba? Baka later on, pag kumulekta na, tahimik na. Anyway,
Okay, so sino ba susunod natin? Si Sir ano no? Totokosing. Sir. Attorney Totokosing. Naka ano ba 'yan? Ayan, naka ako na. Ganito sa aking pananaw, no? The credibility, first of all, I'll talk about the credibility of Glenn Chow. Nasundan ko kasi siya sa mga Senate hearing, paano niya presenta, kung paano niya discover yung mga pandaraya ng Smartmatic. Convincido ako. He is really the best witness with respect to the proving that there is really that magic done by Smartmatic. Ganun na kasimple, number one. Number two, kung sino pa ang pinaka the best witness against an enemy in a particular topic is an ally of that enemy in that particular topic, and that is the best witness against BBM. Ganun lang po kasimple. Wait, let us not talk kung saka tumulong siya, no? Mas with more reason na maniniwala ako sa kanya. Ganun lang po kasimple. At I see this as the biggest potent threat to cause the collapse of BBM. Sa totoo lang. Kasi bakit? Mapapatunayan na ngayon ang aming nakikita ng mga transmission ng mga late kung paano naging 20 million sa in the first hour sa PPCRB na tally, at bakit hindi na naging 20 million sa tally ng Comelec na iisa lang naman ang pinanggalingan. Kung 20 million ang total votes sa PPCRB na SIM na cellphone na dumating na total votes at 8:02 p.m. of 9 May 2022, dapat 20 million din ang dumating at 8:02 p.m. doon sa cellphone or server ng Comelec. Hindi mo ma-explain yan. That is against impossible to happen yan. Ganun lang kasimple. So, ano ang cause ng impossibility? So, the cause of impossibility can be found from Glenn Chong if he talks about what he saw when by what the Smartmatic man did last summit. Ganun lang ho kasimple yan. Kasi tandaan niyo, the best witness against Arab noong time na yun sa waiting, si Chavi Chingson din kasama rin sa waiting. Kaya I don't see that Glenn Chong is an enemy. At I heard from Colonel Eli Rio nung pagkatapos na ng COLEX, pagkatapos natin ng PressCon, nagbanggit, tumatandaan mo, nagbanggit na si Eli Rio na nagsiset up ng meeting ang CBCP between our group and Glenn Chong. Kaya I want to take advantage of that. From the point of view of a lawyer, kailangan natin ng evidence na ganun. I don't want to quarrel with Glenn Chong. I even want to support him. No, it doesn't matter to me regardless of where did he come from last summer. Ganun lang ako, kasimple lang yan. Tapos number two, alam naman natin yan. Number two ang ebidensya natin na ni-raise naman, na ipakita na ni Eli Rio, nakatanggap siya ng 1,000, nakakuha siya ng 1,000 election returns. Kinumpir niya yung time of transmission sa election returns as against the reception logs of the time given as recorded kung anong oras natanggap mula sa mga presyento sa buong bansa sa 39 precincts noong sa reception logs ng PPCRB at saka Comelec. Akalain mo na nakalagay sa mga ERs papel, printout, 712, tapos doon sa reception log, 708. Dapat sabay ang oras. Synchronize po ang oras natin kapag nakakonect ka sa internet. Synchronize yan. Hindi mo pwede sabihin ang 702 ko sa akin ay 705 sa iyo. Hindi pwede ho. Ganun lang ho kasimple. So next is, ang pinaka the biggest evidence talaga din natin is, kung sabihin ko na one of the biggest pieces of evidence, ay ganito, never it will happen. It is the most improbable thing to happen na mas mataas pa ang boto ng presidente at vice president sa mga senador. Bakit? I-demonstrate ko sa inyo. Halimbawa, may 10 butante. Ha? 10 butante. Ang kandidato sa pagka-presidente, 2. Tapos may mga senators. Tapos ang setup is magboboto yung 10 butante ng 12 senators.
At magboboto rin sila tag-iisa lang na presidente, iisa na vice president. Set up. Scenario number one. Ang 10 butante magboboto, 10 dyan, 0 isang president, 10. Tapos, yung 10 butante boboto sa isang senador, 10. Maximum is equal lang sila ng boto. Hindi tataas ang presidente kaysa sa senador. Tapos, it also a happenstance na boboto ang kalahati sa isang presidente na kandidato, boboto ang kalahati sa taglima-lima sila. Pero yung sa 10 na yon, maaring boboto ng 7 sa isang senador na nanalo, mas mataas pa siya sa boto ng presidente. Talagang it will not happen. Those are the mute and silent evidence, but they can speak eloquently more than 1,000 times than any other witness. Ganun lang ang kasimple yan. Ang matindi lang, kaya kailangan na natin ito si Glenn Chong kasi truth, although wala tayong tinatawag na wala na tayo sa procedure, hindi tayo maka-challenge, but truth, like this is now a repetition of Hilo Garcia. Sa totoo lang, nakikita ko na. Kaya natuwang-tuwa ako nang lumabas si Glenn Chong. I don't care kung sumuporta siya kay Bongbong Marcos. At ang pinaka-ebidensya niya doon, hindi yung nagdi-dinner sila ni ano, lagi ni Marcos, kundi yung napunta sa doon, nakita niya kung ano ginawa. Kasi nakaintindi siya, nagiging expert na rin siya sa IT. Nakita niya kung paano ang ginawa ng Smartmatic. Ganun na ako kasimple. Tapos alam naman natin to support that evidence why it happened. Kasi ako, may tinatag lahat ng mga IT experts. Kasi ang problema ko lang, hindi maintindihan ng mamamayan ito. Mayroong hashtag na nilagay, malaki ng pagkakaiba. Kasi, for example, ang programming, simple lang, kasi ako nakapag-umpisa, ng panahon na wala pa ngayon, ng basic programming, nakakuha rin ako. Kung ipoprogram ko ang command, for every vote, halimbawa, for every vote, 10 votes that came in, hindi irrespective kung sino binoto, ipoprogram ko na kay Ago, 5. Kay Kainso, 3. Ipoprogram ko na kay Raider Destroyer, 2. Kay Kulex, 1. Ganun, kahit ano pa ilang boto pa lalabas, iyan ang susundin ng computer command. Ganun na ho, kasimple yan, pagkakaiba. Kaya ang problema, ang source code, binali, wala nila ang questions ng NAMPRIL. Hindi nila tinitingnan. Actually, it should be the biggest challenge of Lenny. Dapat sana hindi niya na kailangan mag-deposit pa para magpabilang. Doon na lang siya mag-challenge. Hindi nakita kasi ang problema nito kasi napaka-high-tech, hindi makikita ng kahit sinong abogado. Yan pinaka-problema. Kailangan ng abogado rito, high-tech din. So, yan sa akin ang nakikita ko rito is maybe we can find an ally in a man who saw what the other man did last summer. Yun ang masasabi ko. Alright. So, yan ha. Yan ang pahayag ni Atty. Toto Causing. So, malinaw na malinaw. Okay. Ito, bat in si ano, reaction si Atty. Enzo. Go ahead, Atty. Tingin ko naman, nagkakaisa naman tayo na interesado tayo sa sasabihin ni Glenn Chong. At nagkakaisa rin tayo na marami talagang sasabihin si Glenn Chong. At tayo, kung ano man yung sasabihin ni Glenn Chong, ako, alimbawa, kung anong sasabihin ni Glenn Chong, katulad nung in-interview siya ni Maharlika, yan, pinakita ko yan sa vlog ko. Ay tayo, okay lang naman. Ipakita rin natin kung anong sinabi ni Glenn Chong. Pero sa akin kasi, ibang bagay kapag hindi kasi natin alam kung sino ang mga nasa likod ni Glenn Chong. Mahirap makidil sa mga taong mayroong mga handlers. Tapos sa bandang huli, napapasok tayo. So ako, okay lang yan kung si Toto makikipag-usap kay Glenn Chong, at least siya lang yung masunog. Hindi yung buong organisasyon o yung buong kilusa natin. Kumbaga, hindi tayo makikidil sa kanya organizationally as an opposition. Mahindi maganda yung implication. Pero kung si Toto, personal niyang ano, makikipag-deal siya, okay lang yon. Pintuhan na lang tayo ni Toto ng mga napag-usapan nila. Tapos, kung isama man siya sa impyerno ni Glenn Chong, si Toto lang na isama, hindi ang buong opposition. Ako, ano yan? Pero kung ano man ang napag-usapan nila,
kung ano man ang napag-usapan nila, ikikwento rin naman sa atin ni Toto eh. Igawin din natin, i-disseminate din natin. Ano lang kasi talaga. Nakaano kayo? Pero tandaan natin, hindi natin kaaway si Glenn Cho. Hindi natin kaaway si Glenn Chong. Sa katunayan, natutuwa tayo sa mga linalabas nila ni Maharlika. Ako nga, yung mga linalabas ni Maharlika sa smuggling, pero pinifilter ko kasi mahirap na maging kasangkapan din tayo kung ano man ang mga agenda nila. Yun lang. Ako. Roy, sino pa? Okay. Si Sir Ago. Sige, Sir Ago, reaction. Babatin quickly si Sir bago ako. Go ahead, Sir. Babatin ko lang. Total, nagkakagulo tayo kay Glenn Chong. At pa kung, kaso sabi ni Attorney, isa lang ang kakausap. Naisip ko sana, ba't hindi lang natin invite dito tapos interrogate natin dito? Yun lang yung gusto ko i-batin kanina. Okay, go ahead, Ago. Thank you, Sir. Okay. Ang gaganda ng mga comments eh. Mahirap pagdulo eh. Ang gaganda eh. De, sa akin lang, I think ano, it resonates with me sinabi rin ni Attorney Enzo at ni Attorney Toto, no? May value yung ano niya eh, may value yung statement niya. Kasi parang ito eh, parang kaso ni Dilima, di ba? Nag-recant yung mga witnesses sa kanya. Well, masama sila in the past, hindi ko ko-question yan, pero kung yung statement nila valid, dahil nandun sila, may personal knowledge sila sa krimen, I think kunin natin. Ibang usapin yung kakampihan mo yung tao. Ibang usapin yun. Pero yung statement niya, I think may ano yun, may tulong yun sa atin. Di ba? Ikalawa, I think yung sanctity, yung kabanalan ng boto, regardless kung sino yung nanalo, ha? Kasi yung iba kasi, yung ganitong klaseng movement, pinupush nila para ang manalo si Lenny. I think lampas na tayo sa ganung eksena eh. Wala na tayo sa usapin kung natalo, nanalo. Ang usapin dito, naging matuwid ba yung eleksyon? Dapat malino tayo sa ganun. Kasi nga, dito nga sa US, ha, nakita nyo naman si Trump, si Raulo, di ba? Sasabihin niya, alam mo, mali ang counting, mali, alam natin walang basihan. Ganun pa man, gumastos ang gobyerno million-million para i-recount lang. Kasi mahirap humarap sa tao na sasabihin nila may bahid na dumi ang eleksyon. Yun ang pinakamasamang mangyayari. Okay. So sa akin, okay yung may mandamus, okay yung may transparency. I'm not pushing na si Lenny ang maging presidente. Ang gusto ko lang, matiyak, na talagang naging matuwid ang eleksyon. Huwag natin itong pakawalan. No? Kasi paulit-ulit ito eh. Pag pinakawalan na natin itong eksenang to, sino pang maniniwala sa eleksyon sa 2025? Sino pang maniniwala sa eleksyon sa 2028? Wala na tayong basihan. Tapos ang issue ngayon, nagpapatong-patong. May Maharlika, may Mandamus, may hybrid. So sabi ko nga sa inyo, I think sinabi na ng iba to, mabilis yung pagkapatong-patong ng eleksyon. So pag bumibilis ang patong-patong, dapat yung opposition natin, bumibilis rin tayo, dumadami tayo. Kumbaga among ourselves, huwag masyadong mataas ang standard natin. Meaning, we accommodate as much people as we can on specific issues. Hindi naman kailan tayo nagkakaisa sa lahat. Kung nagkakaisa tayo sa 30%, 60%, so be it. Diba? Wala namang perfect alliance eh. Ang mahalag lang, dumadami tayo habang yung kalaban natin nagkakagatan. Ganun ang labanan sa politika at mananalo rin tayo isang araw. Correct. Right. Alright. Okay. Ayan sabi ni Sir Ago, pagkaisa. Okay. Si Pag, nandiyan pa ba? Klaro ko lang bago sa bagay kwan. Nais ko lang isabihin, andiyan naman, hindi ko lang narinig ni Colex doon. Mismo si General Ililio nagsabi na nakipag-meeting na magsiset ng meeting ang CBCP, tatawagin si Glenn Chong at saka yung PNTGR. Yan ang sinasabi doon. Hindi ako yung magkipag-usap doon. Kundi interesado rin ako makinig at pupunta talaga ako kung meron mang meeting to be presided over by CBCP. Ganun lang. Ako, pwede magbigay na reaction. Okay. Sige. Reaction na bago tayo. Si Ago, actually, si Pag nandiyan ba?
Wala na na. Wala na. Wala na, wala na. Okay, okay. Sige, sige, go ahead, Colex. Wala, may kli lang naman. Ako, ang point lang naman dyan, ano eh. Laging sige, pakinggan natin yung sinasabi ni Glenn Chong, pero hindi bubuo kasi baka ang impresyon eh, ano eh. Pag sinabi niyang madugas ang Smartmatic, eh pagka pumasok tayo sa ganyang bitag, sasabihin niya, talaga namang madugas pa noong 2016 eh. Sabi niya, talaga nang daya si Lenny. Diba? Hindi naman dahil maka-Lenny tayo. Pero delikado eh. Baka papasok tayo sa bitag, di ba? Tapos tama si attorney. Hindi natin alam kung sino yung handler niya. Alam niyo yung nangyari kay Bicol, di ba? Madaming mga kasama natin sa oposisyon. Sumakay doon kay Bicol. Hindi naman natin masisi kasi nga frustrated nga kay Duterte sa nangyayari sa ginagawa ni Duterte, extrajudicial killing, naghahanap ba yung tao na talagang ebidensya na talagang nangyayari itong mga patayan, di ba? So, pumasok si Bicol, tapos banda ulit, nasunog. Hanggang sa, parang planted pala siya, diba? Biglang nagbalik na statement. Na Bicol ang maraming Pilipino, lalo mga oposisyon. Dito kay Glenn Chong, huwag naman tayong mag-Glenn Chong. Kumbaga, tama naman yun. Pakinggan lang natin sinasabi. Maging matalino tayo, selective. Kung ano yung pwedeng kuning impormasyon. Yun namang mga anggulo nila na mapopropagandahan tayo, mahirap yon. So yung sinasabi lang natin, iba yung pag-iingat sa mga ganitong uri ng ano, pumapasok sa ating impormasyon. Kasi alam natin, kaya sila nagkakaganyan, nag-aaway sila eh. No? Hindi naman ang motibo niyan eh. Malaman ng katotohanan. Bagamat tama si Attorney Toto, worth pakinggan. Pakinggan. Kasi saya, bilang lawyer, sabi Attorney Toto, may credible to as to the personal knowledge. Personal knowledge. Nakita niya kung paano nag-operate Smartmatic. Nandyan sila ni Saraneta, sila Marcos Jr. So may personal knowledge itong tao na to. Ang sa akin lang, mag-ingat tayo. At saya sabi ni Attorney Enzo, hindi tayo dapat as an organization nakikidil. Kumbaga, sige, tignan lang namin sinasabi mo, pero ano pa yan, remains to be seen at i-analyze namin at talagang pag-aaralan. So yun lang. Ang mahalaga dito, kung may mga impormasyon na para lumitaw ang katotohanan, well and good. Yun lang naman kasi talaga yung ating hangad. Kaya nga tayo, People's Movement for Truth, Truth, Justice and Reform. Gusto natin katotohanan, katarungan sa sambayan ng Pilipino at reforma sa ating eleksyon. Yun lang. All right. Okay, yan si Kulex ano. So dagdag ko lang rin ano, maging maingat tayo kasi unang-una maliit na nga tayo, durug na nga tayo, dinurug na nga tayo, 'di ba? Tapos hindi tayo magiging maingat pa anong kakalabasan ng oposisyon kung hindi tayo magiging maingat. Although pakinggan natin si Glenn Chong. Okay, malaking bagay din 'yon na pakinggan at you know, tignan natin kung nagsasabi ba ng katotohanan. Anyway, Roy, okay, so may reaction pa ba? May mag-react lang ko sandali bago si Ago. Sinanay. May sinasabi ka sabihan po kasi na huwag mong tawirin ang tulay kung hindi ka pa nakarating sa ilong. Tama. Kaya natutuwa ka ko nung bin drop out ni General Eli Rio sa nung nag-press con, nandoon kakatabi ko siya na nagse-set up ngayon ng meeting ang CBCP. Alam mo naman credibility ng CBCP, Catholic Bishops. Tapos si Glenn Chong po, abogado yun. Okay. Ibang tingin ko sa abogado pagdating sa credibility for telling truth eh. So pakinggan ko talaga siya. Then that's the time, ando naman, nakikinig naman tayo. Well, depende sa kanya spontaneity sa pagsasalita, kung talagang may personal knowledge siya, dyan natin, magagamit natin yan ngayon kasi kailangan natin yan para sa impeachment case natin, ang mga evidence na ganun. Okay. Attorney Kausing, itanong ko lang rin, liwanagin natin. No? So, nakikipag-meeting yung grupo ng anong grupo, sir? Hindi na nakikipag-meeting. LCO, eh, di ba? General LCO, either TN3 yan o kaya yung grupo na People's Movement for Truth. Hindi, klaro. Anong grupo doon? Hindi nakikipag-meeting si General Ili. Sinabihan lang siya ng CBCP na mag-arrange ng meeting between our group and
Attorney Glenn Chung. Ganun lang. To, i-correct ko lang. Ang CBCP nakipag-arrange, hindi Catholic bishops. Catholic bishop lang. Ay, isa lang. Isa, wala mag-SU, Catholic bishops. Bespet, isa lang. Sino lang ba yun? Basta sinasabi ni General Ilirio eh. Catholic Bishop Conference of the Philippines. Hindi Catholic bishops. Isa lang na bishop. Well, okay, yan, ang mali, ang malinaw, sir, hindi TN3 'yo, ano? Itong PMPG. PM na PMT. Hindi, hindi ganito. Sasabihin daw si nanay. Hindi, bago, ano, kasi mapuputol, sandali lang. Ilinaw ko lang, ano. Okay, tayo, wait lang, Aling Marie. Tayo kasi, as vloggers, tayo kasi as vloggers, meron tayong PMTJR vloggers. Tapos meron din tayong PMTJR na People's Movement. Pero, hiwalay dyan, tayo naman, hindi naman pinagbabawalang makipag-usap kung kani-kanino. Karapatan naman natin yan. Eh. Di ba? Pero ibang bagay, kapag dinadala yung kilusan, yung movement, or yung grupo. Di ba? Halimbawa, si Aling Marie, makikipag-usap kung kanino. Bawal ba yon? Hindi bawal yon. Pero huwag niyang dalhin yung grupo natin sa pakikipag-usap niya na hindi natin alam. Di ba? Ganon lang yon. In the same way, okay, na si Ellie, halimbawa, si Ellie, nakikipag-usap kila Glenn Chong, walang problema yung karapatan niya yun. Pero yung movement, hindi pwedeng i-commit sa pakikipag-usap na hindi alam ng movement. Kasi movement okay yan. Ganon din si Toto. Kung makikipag-usap, walang problema yon. Karapatan natin yan. Hindi naman tayo, hindi naman nawawala yung ating freedoms at rights bilang individual dahil lang sumama tayo sa grupo. Yes. Okay, ganun lang. Anyway, okay, sa akin lang, in fairness okay naman kay General Rio, bago mangyari okay yan, siguro, hihingi naman ito ng, ano, ng permission sa atin. Yung sinasabi ko lang, binibring out ko lang na ganun ang okay sinasabi ni General Rio. Ah, oh, okay. Ganun natin. Okay, Aling Marie. Sige, Aling Marie. Para sa akin, ano, totoo yan, lahat tayo may karapatang makipag-usap sa kahit sino. At alam nyo, sa akin, wala namang grupo-grupo eh. Para sa bayan yung aking laban eh. As Aling Marie, kakausapin ko ang kahit sino, kahit si Glenn Chong pa. Malaman ko lang ang katotohanan. Kasi, paano natin maiaangat ang bansa kung hindi natin naalamin ang mga katotohanan sa may mga kagagawan? Hindi kailangan na gumamit ng grupo-grupo. Wala rin naman mangyayari kahit gumamit ng grupo-grupo. Importante malaman ko kung ano ang katotohanan at siya kung isisigaw sa buong bansa at sa buong mundo para malaman ng lahat ang katotohanan kung ano talaga ang pinagmulan. Kaya yung si Glenn Chong, kung talagang yan eh, nararamdaman niya ang pagiging makabayan, dapat talaga kinakausap yan. Kaya sasama ako kay Attorney Cousing. Attorney Cousing, set mo na! Mula pag-usap tayo kay Glenn Chong. Walang problema! Kapatid natin si Glenn Chong, pero sa masamang gawain, kalaban niya tayo. Pakinggan natin, alamin natin kung... Magkasama okay, tayo, di ba? Okay. Batuin si Attorney Enzo. Sige, Attorney Enzo, para hindi tayo mawala. Okay. Ako lang kasi, kinukusyon ko lang kayo kasi pagdala mo kasi yung grupo, ibang bagay. Pag individual ka lang, okay lang. Ako, ang alam nyo, mayroong isang pagtitipon ng grupo ni Glenn Chong, umatend ako. Kung kinumit dun sa pag-uusap, nandun lang ako. Dinanap yun sa Aberdeen Court. Alam nyo bang matapos ang pag-attend ko sa pagtitipon na yon ng grupo nila Glenn Chong, talagang binas na ako sa social media kung ano-ano nang sinabi na ano daw ba ang pinasukan kong usapan. Ay wala naman akong pinasok na usapan. Yan lang yung sinasabi ko. Iba kapag leader na tayo ng movement. Kaya ako... Hindi. Ilinaw ko lang. Ikaw, hindi ka naman... Wala kang problema, Aling Marie. Ang ibig kong sabihin, yung mga stature na tulad ko, halimbawa, nakilala lang, ano, tapos makikipag-usap sa mga ganyan. Mas, buti lang kung hindi ipapublic. Pero pag nakapublic, ano na yan, may implication na yan. Diba? Ano na yan? Anyway, ganito lang yan. Sabi ko nga, karapatan ng lahat, makipag-usap kung kanino man, hindi naman nawawala yan sa atin. Diba? Pero, yung pag-movement at organization,
hindi natin pwedeng i-commit sa mga pag-uusap. Pag-uusapan muna ng mga leaders ng movement para hindi tayo nalalagay sa alanganin. Kasi dati na nga akong nalagay sa alanganin, wala naman akong kinumit eh. Actually, yan yung dahilan. Kaya nga, there is no problem with that. Alam niyo ba kung ano lang ang pinag-usapan namin sa Aberdeen Court? Alam niyo ba ang pinag-usapan doon? Hybrid elections, walang iba. Nandun kami ni Gus Lagman, ni Eli Rio. Kaya lang, naintriga na kami na kasi nandun yung mga Sara at saka mga BBM. Kasi syempre, pag lent yung group, BBM Sara yan. Sa tingin mo, iba na circumstance. Iba na circumstance. Kaya, ang lahat naman dyan ay... Okay lang ha. Pamute lang yung mga hindi ano. Pamute lang muna. Nagkakagulo yung puto na eh. Nagpapatong-patong eh. Okay. Okay, yun lang. Ako lang, sabi ko nga, ilinaw ko lang. Walang problema yan. Importante naman ang sasabihin ni Glenn Chong, walang problema makipag-usap. Pero ibang usapan kapag movements na yung nadadala natin. Kailangan munang paglilinaw ng grupo. Kasi grupo na yan eh. Pero walang masama na makipag-usap tayo. Sige lang. Wala okay. Namang ano yun. Okay. Agree. Okay. So maliwanag ha. Move on. Makipag-usap. Individual. Pero yung grupo... ay kailangan mo ng pagdesisyonan ng grupo. Agree. Okay. All right. So ganito no. Si Sark kanina pa nakataas ang kamay. Sure, Sark. Sark, go ahead, Sark. 'Yon guys. Ako tama naman lahat na. Lahat ito nga ang kinagandahan po patunay na kaming mga opposition vlogger ay minsan nagkakasalungat pero at the end ang punto namin lahat kami ay para sa opposition din. Linalabas lang namin ang bawat anggulo. Na tama naman yung sinasabi ni attorney na baka mamaya Trojan horse lang yan at hindi natin alam kung sino yung anino sa likod, bakit siyang nagiging frontman. Tama naman yun. At lalo na kung makukompromise ang credibility ng lahat ng opposition vlogger. Pero gaya nga nasabi ko kanina, malaking punto na na kailangan natin marinig yung boses ni Glenn Chong. Nasa atin na yun, na hindi naman natin siya kailangan pagkatiwalaan eh. Hayaan natin siya magsalita, pero hindi naman natin kailangan ibigay yung trust kagad. Kasi parte din yun ang pagiging magaling natin na pagsasaliksik, pagtingin sa pag-analisa sa mga bawat bagay. Kailangan natin makita yung both sides. Yung side nila, yung side natin, at yung iba't ibang side, bago tayo magkaroon ng decision. So agree ako na kausapin, at ayan nga, at agree din ako na pagpulong-pulungan muna kung dapat ba natin siyang invite dito o kung mas maganda nga kung i-live natin para transparent. Pero dahil nga sa may concern na mako-compromise ang bawat credibility natin, siguro nga ito'y dapat natin pag-usapan muna na personally sa GC natin bago natin ilabas sa public kung kakausapin man natin o hindi. Pero tama lang na maging cautious din tayo dahil baka mamaya nga Trojan horse lang to at yung credibility natin lahat ay masunog. So, yun lang guys. Alright, so ano na eh. Okay. So, may dadagdag pa ba bago natin tapusin itong episode na to? Okay, marami na. Marami na tayong na-cover. Si Ago, right. Baka may dadagdag. Okay. Okay na ako. May maganda yung mga puntong sinabi natin. O si Aling Marie, ba't naging bata? Uminom ka ng Fountain of Youth, Aling Marie. Ang nagtagumpay na tayo, babata tayong lahat. Nasa baba, umalis po yung... Umalis po okay. Siya. Okay na. Okay na okay, siguro. Okay, paalam na tayo ha. Papaalam na tayo. Okay, paalam na. Tayo isa-isa muna. Tapos, i-close ko na. Okay. Sige, paalam na kayo. Unahin natin si ano. Si Atty. Toto. Hindi naman ito pa mamaalam, kundi sinasabi ko lang, abangan nyo kami sa kasunod na Sabado at sigurado ko pa sa tuwing episode natin nagiging mas exciting. So nakikita ko baka mas magandang excitement mapaparating sa inyo. And ito naman ang nakikita ko na pinapangarap ko na maging resulta sa pagsasamahan natin. At pangalawa na importante rito, Ago, na ipakita natin yung pagsasama natin, ang lakas ng dating natin. Kaysa imagine mo kung isa-isa lamang tayo.
So the sum of all parts is not actually the same as it on its part. Kaya tayo nagre-represent the sum of all parts or the totality of all the truth in each of us. Kaya nga dito nagkaklaruhan pa para kung paano at least yung mga na-establish pa unti-unti yung magiging culture natin, tradition natin on how we will deal with all people. Kasi unang-una, ang nakikita natin sa ngayon, there is no permanent enemies on the other side. Kasi sila nakikita kung mag-away-away yan. Suppose, babantayan natin ngayon, sasaluin natin ngayon yung sino mga api sa kabila. Yung mga api na yan, nakikita ko, magiging source ng evidence natin against them. Ganun lang po. Simply, kaya tayo mga aking mga subscribers, bantay niyo po kami sa susunod na Sabado. All right, yan si Attorney Toto Kausing. Ano, may vlog din si Attorney Toto Kausing. Manood din ho kayo ng vlog niya. Okay, si Sir Ago. Pedaliso. Okay, yung vlog ko po kapihan ni Art at Ago. Tapos yung Nomad, nagkakaisang oposisyon labang kay Marcos at kay Duterte. Malino po 'yon. Kaya sabi rin ni Attorney Toto, no, masaya ako kasi pag nagdidebate tayo rito, pandaigdigan to. Ibig sabihin, maraming Pilipino nagmamahal sa Pilipino sa Pilipinas. Ha? Kahit na hiwalay po tayo, mahal po namin ang Pilipinas at ayaw naming binubudol-budol kayo ng mga trapo. Ha? Kung ang nangyari pong debate sa Senado, itong nangyayaring debate sa atin, ipagmamalaki po ang Senado. Ha? Ito dapat ang debating nangyayari. Transparent, mula sa puso at naglilingkod sa bayan. Of course, hindi po yun ang nangyayari. Kaya ano gagawin natin? Buuin natin yung malawak na oposisyon at buuin natin yung bagong dugo. Kailan natin bagong dugo ng mga leader? Ha? Hindi mga elitista, hindi mahiwalay sa masa, dapat yung nakababa sa grassroots at naninindigan. Hindi yung tuwing eleksyon ang lalabas. Dapat may eleksyon o wala, nandito tayo. Dahil tayo ang magiging bagong leader ng bagong kilisan para sa bayan. Yun lang po. Saludo! Alright. Yan. Ha? Mainit na pahayag. Ha? Sir Ago. Anyway, punta si Kulex. Kulex. Okay. Pwede ba yung suggest ko, ano? I-invite natin sila Harry Roque dito. Bugbog yun. Bugbog. Okay, no? Sila Panelo. Sila kay Buloy. Subaybayan niyo lagi ang vlog ng People's Movement for Truth, Justice, and Reform. Dito, walang bawal. Ang bawal lang dito ay kasinungalingan, kawalang katarungan, at kawalang pagbabago. Lahat pwede, lahat may boses sa People's Movement for Truth, Justice, and Reform. Tuloy ang laban. Yes, tuloy ang laban. Ano? Okay, si Sark naman. Sark. Promote ko lang yung page, guys, sa mga hindi pa nakapag-follow, Zerk's Adventures po. At pag-ayon nyo na ng politics, something like Zerk's Adventures Kids. Okay, guys, balik tayo. Patunay lang po ito na kami po ay may kanya-kanyang disposition. Hindi kami dito isang grupo na isang paniniwala, na isang panatiko na dadaling kayo sa isang naratiba. Hindi po. Andito makikita nyo iba't ibang angulo, iba't ibang naratiba, iba't ibang katotohanan para sa mas malaking larawan ng katotohanan, guys. So, supportan nyo po itong mga ganito naming ginagawa. At episode 5 pala po, walang tapon sa lahat ng episode namin. So, kada Saturday po, 7, mark your calendars na lang, na 7 o'clock Philippine time, manood po kayo ng itong ating PMTJR. Bloggers and opposition bloggers. So, laban tayo para sa katotohanan. Yun lang po, guys. Thank you. Okay, Sark Adventures. Okay. Si Aling Marie, wala pa eh. Aling Marie. Wala si Aling Marie. O si Ika-Enso na muna. Enso. Ayan. Ang haba ng natin. Alas 10 na. Anong oras ba tayo nagsimula? Parang 7:30, ano? Anyway, grabe kasing diniscuss natin eh. Mga maiinit talagang mga issues ang inano natin. Ang diniscuss natin. Anyway, ang nakikita niyo po sa amin, kami po na mga vloggers dito sa PMTJR,
hindi kami yung ordinaryong vloggers na tulad siguro ng iba na basta lang may ano tayo, may masabi o basta mayroong maging content sa mga vlogs natin, sasagpangin natin. Hindi eh. Kasi tayo bilang mga vloggers, may moral responsibility tayo sa ating mga subscribers at followers. Sa atin sila nagtitiwala eh. Kaya kumbaga ano eh, hindi tayo nagba-vlog para makarami ng views, para sumikat, hindi 'yun eh. Yun nga yung pagkakaiba natin na gustong na ito yung mga vloggers na tayo rin magsariling ano rin tayo, magsariling filter ng information, mag-regulate din tayo ng sarili natin. Kasi yun nga, yung plano ni Toto, nagagawan tayo ng ethics eh. Yung ethics ng vlogging. Kasi totoo, magandang balita ito. Totoo, ano to, marami to, trending to, viral to. Pero kung baka nagiging kasangkapan na tayo ng pagkakalat ng fake news, ng disinformation, or hindi lang fake news, disinformation, misinformation, o kaya ng mga tao o grupo na may agenda, doon tayo maging cautious. Doon tayo maging cautious. Kasi may responsibilidad tayo sa ating mga followers at subscribers. Lalo pat ang ginagamit nating pangalan ay Truth, Justice, Reforms. Okay, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw. Okay, so yan po. Ano? Tama po si Ka-Enzo. Ano? Dapat talagang mapagmasid ha? Tayo ano? At maging responsable tayong vloggers. Ano? Although, okay, ako ay ayun po yung channel ko, no? Roy the Destroyer at Japan Tours TV, no? And Japan Tours TV. Diyan po sa YouTube, ano? Mag-ano ho kayo, mag-subscribe din ho kayo. Ito naman ay mix of travel, ano? Tours dito sa Japan at saka political vlog din, ano? Anyway, so tama po sinasabi ni Ka Enzo, tama po sinasabi ni Toto Kausing, at ni Toto, tama rin po si Kulex, si Sart, si Ago at si Aling Marie. Okay? So, si Pag, wala na siya, no? Anyway, so, papaalam na ho tayo. Hanggang sa susunod pong Sabado, mga kaibigan. Maraming salamat, Roy. Maraming salamat. Good morning. No, no, the Ben Barcelon. Sa iyong mga papuri, Ben Barcelon. Okay. Wise up, adventurers!